Hi guys! Magandang araw mga kabakal. Magandang gabi po sa inyo. Isa na namang live. Kasama ang inyong coach ng bayan, Captain Barbell, Coach Alex. You know, kauna-unahan pumasok sa ating live. Good evening sa iyo, Alejandro Villacorta. So, isa na namang talakayan ng ating pag-uusapan gagawin ngayong gabi. Kasi, naglabas ng video mga kabakal itong si Tigasin ng Cavite na hindi raw ako nagre-report sa kanya. Sorry naman kung hindi ako nagre-report sa'yo, Tigasin ng Cavite. Alam niyo naman na busy rin naman tayo. Tsaka kailangan, kasi pag nag-report tayo, kailangan yung ating sasabihin ay sigurado. 100%. Diba? Mahirap naman mag-report sa yung pagre-reportan kung hindi ka sure sa sasabihin mo. Diba? Pero okay lang yun. Hindi naman ako galit. sinagot lang din natin yung mga katanungan ni Tigasin ng Cavite. Kumusta kayo mga kabakal? Kumusta? Nangyari dito. Yun, so pakishare na lang po ng ating live. Nangyari. Okay. So maglalagay din tayo ng poll mga kabakal at pag-uusapan nga natin kung sino nga ba ang lalaban sa November. Kasi mga kabakal, nakausap ko na uli ang URCC, ang head ng matchmaker sa URCC at nag-usap nga kami. Nabanggit ko rin mga kabakal sa URCC itong si Tigasin ng Cavite, si Damsa, at si Target Market. Kasi, yun nga, hindi naman tayo na memersonal, so wala naman sa akin yun. Professional lang tayo, so yung nangyari sa amin ni Tigasin ng Cavite, wala naman yun. So, business is business. Katulad nga sinasabi ng mga tao, walang personalan. Negosyo lang. Diba? Trabaho lang. Okay? So, nakipag-usap tayo. Kasi ang nangyari dito mga kabakal ay nagkalabo-labo kasi gustong lumaban lahat eh. Lahat gustong lumaban ngayong November eh. Eh, di ba nga sabi ko, isa lang ang pwedeng lumaban every month ng mga vlogger. I mean, isang match lang ng mga vlogger ang pwedeng maglaban every month sa URCC. Kaya nga pinagbubuti natin ng ating pagtulong na ma-hype itong mga vlogger sa URCC para ma-market ng maayos, makabenta ng maraming ticket. Sa mga gustong bumili ng ticket, nasa baba po yung link natin mga kabakal. Kung gusto yung bumili ng ticket para manood sa mismong laban, sa silo, or bumili ng ticket sa pay-per-view, lagay niyo po, click niyo lang po yung link sa baba ng live natin para makabili po kayo. So, syempre, pag successful mga kabakal, ang hype, ang marketing ng mga vlogger sa URCC, then, may engganyo ngayon ng pamunuan ng URCC na maglagay ng hindi lang isang match ng mga vlogger every month. O baka maaaring maging dalawa match na yon. So shout out Boss Baby Oil, Carlo Ramirez, shout out Paul, shout out Louis Marcelo Official, mga solid kabakal. Kaya nga naman hindi pwedeng pagsamahin. Kasi gusto ni Damsa at ni Gatmaitan lumaban ngayong November. Pero syempre, ang una nating napangakuan na babibigyan ng laban ay si Tigasin ng Cavite at saka si Target Market. Shoutout sa iyo, Bodgy. Good day to everyone. Love and blessing to all. Salute kami sa iyo, Coach. Maraming salamat sa iyo, bro. Bodgy.
Okay, so yun. So napag-usapan namin na para naman fair, para pareho mapagbigyan ng dalawang kampo, mapagbigyan ng kampo ni Tigasin ng Cavite at ang kampo ni Damsa na magkaroon ng laban ngayong November, eh, ang paglalabanin mga kabakal ay ito na. Ang maglalaban ngayong November na mga vlogger, okay? Pag sinabing vlogger, dalawang vlogger yung maglalaban ay si Tigasin ng Cavite at saka si Damsa. So tuloy na yan mga kabakal. Tuloy na yan. Literal, na tuloy na yan. Okay? Wala pang kontrata pero tuloy na yan. Yan na yung sinadjust ko at yun na yung inapprove ng UR Vlogger this November. Tigasin ng Cavite and Damsa bare knuckle fight. Okay? So ang reason na lang para hindi matuloy ang laban ni Damsa at ni Tigasin ng Cavite ay kapag mayroong umurong sa laban. Sino kaya ang uurong sa kanila? Meron kaya ang uurong sa kanila? Kasi naikasan na natin to. So sana walang umurong. May uurong kaya sa kanila? Okay, so again, kasado na yan. Gumawa na ako ng paraan para talagang matuloy yan. Para magkaroon sila ng laban ngayong November. Nasa kanila na lang, nasa kanila na lang ngayon. Okay? So sana pag ako naman ang nangulit, kasi parang tulong lang yan. Okay, tinulungan kita, Damsa. Tinulungan kita, Tigasin ng Cavite. Para magkaroon kayo ng laban. Vloggers Edition. So, syempre, ang hinihiling ko lang, mag-hype kayo. Hype. Mag-hype. Kahit anong klaseng hype. Kahit anong klaseng gawin ninyo na sa tingin nyo na makakapukaw ng mga viewers, makakapukaw ng mga tao para mapansin kayo. Kayo nang bahalang mag-hype. Di ba? Mga pwede nyo gawing hype. Madami. Basta ma-hype. Okay? Ma-hype. Huwag nyo lang isipin yung mga, may marami kasing mga ani eh. Maraming medyo conservative. Di ba? Ang isipin nyo na lang, eh, paano kayo makikilala ng mga tao? Kayo nang bahala. Kung nag-iisip kayo na, alam nyo, ayaw nyo mapahiya, etc. eh, pinasok natin ang negosyong to, vlogger tayo eh. Tandaan nyo lagi, publicity is still a publicity, even if it's a bad publicity, publicity pa rin yan. Pero syempre, may discarte kayo yan. Okay, ang discarte kasi yan ay, may maraming discarte. Okay, example na lang ng discarte. Okay, discarte. Rendon Labrador. Okay, taas niya dati sa fitness. Biglang bumagsak dahil nung nagkaroon siya ng issue, dahil nag-trending siya, dahil meron siya sinabihan na BOBO daw yung nag-comment na estudyanteng babae. Ang dami ngayon ng bash sa kanya. Kumalat yung pangalan niya. Ang daming gumawa ng reaksyon. Nakilala siya. Pero, hindi sa magandang paraan. So, ang daming nagalit sa kanya. Ang daming ng bash sa kanya. Pero nakilala siya. Ano yung nakuha niyang benepisyo dito? Nakilala ngayon siya ni MG. So nabigyan ngayon siya ng laban sa kabila. And then ang nakalaban niya si Kiko Matos. Plus, nung ginawa niya kay Kiko Matos yung sampal ng katotohanan, yung kalahati ng mga basher niya, naging supporters niya. Paano? Nung time na nasa mababa siya eh, dahil nga nabas siya eh, dun sa ginawa niyang pagsabi ng BOBO dun sa babae. Yung kanyang YouTube channel, meron lang itong parang 20,000 subscriber. After 1 week, pagsapok niya kay Kiko Matos, yung mga basher niya, nagpalakpakan, kumampi sa kanya. Yung 20,000 na subscriber niya, within 1 week, alam niyo kung naging ilan? 180,000 subscriber. So you see the difference? You see the difference ng hype? Praktikalan lang yan. Yung mga matatalino lang talaga at yung mga willing mag
mag-risk para sumikat, yan yung mga sumisikat. Ngayon, yes, nababash pa rin siya, pero imagine mo naman, kilalang-kilala na siya. Yun yung mga sample lang. Bad publicity is still a publicity, lalo na kung talagang vlogger ka. Okay, again, kung talagang vlogger ka, pero kung di ka naman vlogger, ikaw naman ay simpleng mamamayan lang, ayaw mo ng attention, then huwag mong gawin yan. But I'm giving you an insight pa paano sumikat. Na, di ba? Mga diskarte-diskarte lang. Yung mga ganun, gumawa kayo ng mga gimmick na papatok sa panlasa ng mga tao, ng mga viewers na magte-trending. Ito ay ano lang naman. Ito ay suggestion lang. Alright? Verong Jack Nash, coach, may nagkainitan daw sa Team Mandirigma. Okay, Verong Jack, wala akong alap dyan. Sino nagkainitan sa Team Mandirigma? Pa-insight naman, pasabi. Alright. Botong-boto si Alejandro kay Tamsa. Magandang gabi, Lion Instinct. Magandang gabi, Jay. Shout out, Nick. Sabi ni Boss Baby Oil, tigasin ako, mukhang malakas yun. Siyempre naman, matangkad din yun si tigasin. Tangkad nun, mas matangkad pa kay Damsa yun. Shout out, Rolly, Relor, Casa. Let's go, Momo! Momo! Momo Tribe! Malakas ba ang internet mo, Momo? Baka naman pwede kang pumasok sa live natin para naman ma-hype kita. Momo! Pasok ka sa live natin. Baka naman, di ba? Malay mo, maikasan natin ang laban mo, Momo. Kay Target Market. Pag malakas ang internet mo, Momo, message mo ako sa Facebook. Message mo ako sa Facebook ha, para send ko sa iyo yung link. Momo, yan yung mga yan. Yan yung mga alam mong tao na palaban, mag-hype. Katulad ni Momo. Bigla na lang mambabatok yan. Mambabatok, manununtok para magkaroon ng hype. Yan ang hype. Momo, shoutout sa iyo. Aba, sabi ni Carlo Ramirez, spoiled brat daw si Tigasin. Sabi ni RA, shoutout sa iyo RA, isa sa ating premium subscriber. Coach, ba't ba ikaw ang gusto nilang lahat makalaban? Ewan ko ba? Kasi alam nila hindi ako nagte-training eh. Kaya gusto nila ako makalaban. Tsaka alam naman natin mga kabakal na sikat tayo. Aminin man nila o hindi, sikat tayo. Million views yung ating mga video dati nung lumaban tayo sa kabila. Lalo na nung sa ating old channel. Siyempre naman, sikat tayo. Like I said, ako ang pinakasikat sa kanila dati nung buhay pa yung channel ko. Mas marami pa ang subscriber ko kay Kiko Matos, kay Billy Jack, kay Bullet. Kaya yung mga yan eh, alam mo yan, todo dikit sa akin dati. Ngayon din eh, elite na ng subscriber ko eh. Okay lang. Kanya-kanya lang, parang gulong lang yan. Minsan nasa ibaba, minsan nasa ilalim. Sabi ni Carlo Ramirez, dapat hype, huwag pikon. Pwede, no, Momo Tribe, oh. Nag-ganyan, no? Di ba, ganyan tsura ni Momo? Tapos nag-MMDA si Momo. Okay, nagpa-boxing. Solid yun, Momo. Sabi ni Saliber J, wag mo na feeling pro, dating din kayo dyan, mga idol. Feeling pro? Sabi ni Lion Instinct, may mga nagreklamo sa comment ko kanina. Sa question is, paano nila i-hype yung laban?
Oh, di ba? Target market talaga gusto ng labanan ni ano, Momo eh. Oo! Sabi ni Carlo Ramirez, yung pagtira ni Mr. Mainit sa Angkas at OFW, bad publicity talaga yun. Lahatin mo ba naman lahat ng Angkas rider at saka lahat ng OFW, hindi, mga OFW, di ba? Oh, pero kasi kulang pa eh. Para sa akin, kulang eh. Alam yun? Kulang. Hindi dapat pag nag-bad publicity ka, daragan talaga. Daragan. Oo, dapat ganun ang ginawa ni Tig. Sulsul ako, mga kaba. Alam niyo naman, sulsul ako, pero comedy. Comedy sulsul ako. Dapat, kung talagang gusto ni ano, ni Mr. Mainit ng hype, dapat talaga, dinarag niya lahat. Ng, sabihin niya, lahat. Kayong mga OFW, dapat ganun. Para puro death threat siya, no? Para puro death threat siya, Mr. Mainit. Hindi, kailangan may diskarte talaga. Shoutout sa iyo, Arvin Chan. O ha? Sino kaya ang pwedeng sa... Oh, trending? Mas, ano? Arvin Chan, gusto mo mag-trending ka? Alam mo kung sino sasampalin mo? Si Chip Alvin Aguilar. Joke lang. Peace. Joke lang, Chip Alvin Aguilar. Hindi, sino na lang si Bullet. Sampalin mo si Bullet. Parang ginawa niya kay Kiko Matos. Yun, Alvin, sampalin mo. Trending yun. Tapos yung mga mag-iinit ngayon yung mga supporter ng Team Mandirigma. Kung ano-anong bash ngayon na maririnig mo, Arvin Chan. Oo. Di ba? Yung mga ganun. Mga, yung mga bigating kagad ang sasampalin mo. Sino pa mga bigating pwede mo sampalin? Mga bigating na talagang pag-uusapan. Pero yung hindi ka makukulong. Yung, wag yung ano, delikado pag makukulong ka eh. Shoutout sa'yo, Geraldine. Shoutout sa'yo, Robin Abdulaziz. Oloy TV, aka Kapitan Kulog. Shoutout. Aba, syempre. Salamat naman, Emma Ria, Rien. Legendary. Sarap naman pakinggan nun. Maraming salamat, Vic Espinar. Aba, ang ganda naman ang iyong litrato, Vic. Vic Espinar, ang ganda ng litrato mo, yan ba yung asawa mo? Ikaw ba yan? May laban din pala si Momo eh. Oh, di ba? Sabi ni Ray Hadjian, puro hype. Mukha pa lang ni Momo. Oh, totoo. Real talk lang tayo. Mukha pa lang ni Momo hype na. Mapapaintriga ka eh. Isipin mo ano ba to? Ba't ganito itsura nito? Diba? Ilang taon na ba to? Diba? Yung pa lang. Mukha pa lang ni Momo. May intriga ka na. Pera na kagad. Momo, pera. Mukha mo pera na kagad. Pagkakakitaan na. Promise. Yan ang hype. Pag nagamit talaga ni Momo, yung pagkasamahin niya yung kanyang looks, plus yung diskarte sa pag-ahay, pera na yan. Pera yan. Hingi ka agad ng malaking TF mo mo. Pag ganun. Sabi mo, tong petong mukha ko, pagkakaperahan nyo to, sabi mo, Momo. Oh, Team Mainit, let's go. Sabi ni Foshot TV. Foshot TV. Sabi ni Pink Patotoy, payag ka coach, bare knuckle kay Momo Tribe. Mga kabakal, huwag natin mamalitin si Momo Tribe. Big bone yan. Yung buto niyan, malakas yan, matigas yan. Pag tumama sa mukha mo yan, sa nguso mo yan. Naku! Sigurado, puputok ang nguso mo. Pag tinamaan ang kamao ni Momo Tribe, mabuto yan eh. Mabuto, mga kabakal. Kumbaga sa isda, hindi mo gugustuhin kainin yan, matinik yan. Diba? Robin Abdulaziz.
Okay, ang topic natin ngayon mga kabakal is yun nga, yung laban, nag-iba yung ano eh, nag-iba yung laban. So, hindi na si target market ang kalaban ni Tigasin ng Cavite, kung hindi si Damsa. Okay, sabi ni Vic Espinar, ako mismo coach, Vicky yung talagang name ko, nickname ko ay Vic. Ah, okay. Okay, magandang gabi po, Ma'am Vic Espinar. Parang ang ganda-ganda niyo po sa inyong picture. Add niyo po ako sa Facebook. Bakit? Friends lang naman. Masama ba makipagkaibigan kay Ma'am Vicky? Ha? Huwag judgmental. Pare-pareho lang tayong lalaki dito eh. So ayan mga kabakal, nakausap ko rin itong si Tigasin ng Cavite, ay si ano mga kabakal, si Target Market. Ang sabi sa akin ni Target Market, Coach, bakit naman? Umayaw ba si ano? Sabi sa akin ni Target Market, umayaw daw ba si Tigasin ng Cavite? Natakot daw ba si Tigasin ng Cavite sa kanya kaya na-cancel yung laban? Yun kagad ang sinabi sa akin ni Tigasin ng Cavite. Kasi talagang ang alam talaga ni Tigasin ng Cavite, ni Target Market. Ang sabi sa akin ni Target Market, kung umayaw daw ba si Tigasin ng Cavite. Kaya na-cancel yung laban nila. Yun. So talagang ano, parang sinasabi ngayon, pinapalabas ni, or talagang ang paniniwala talaga ni Target Market, duwag sa kanya si Tigasin ng Cavite. Kaya yun kagad ang tanong niya. Sabi niya, bakit coach, umayaw ba? Umayaw ba si Tigasin ng Cavite? Natakot ba sa akin? Hindi, ano? Nagkaroon kasi ng problema. Kailangan kasi ano? Tawag dito. Pagbigyan na makalaban si Damsa at si Tigasin. So, yun. Sabi ko naman kay Target Market, huwag kang mag-alala Target Market. Malay mo ano? Sa December ay mahanap ito ng laban. Pwede maglaban kay ni Tigasin. Pwedeng makalaban niya si Momo or pwedeng 3 versus 3. Kasi ang plano ko, pag mga hindi ganong kalalaking vlogger, 3 versus 3. Para tulong-tulong sa hype. Diba? Ano, Master Rieno? Kumbaga patapon, ganon tinik. Bad-bad ninyo, wag ganon. Sabi ni Batang Bisdak, try mo sampalin si Sir Arvin. Susuntukin ako niyan kahit kaibigan ko yan. Suntok abutin ko diyan. Tanda ako, napikon niya. Paano ba mapikon si ano? Oo, nakakatakot mapikon si Arvin siya. Nung katrabaho ko yan dati, napikon sa akin yan eh. Hindi ako kinakausap, hindi ako pinapansin, iniisnab ako. Tapos alam mong galit sa'yo. Tapos nakaupo siya, magkakape. Magkakape yan. Siyempre, ang kape namin, McDonald's eh. Brewed coffee kami. Malapit lang kami sa ano eh. Kasi yung gym namin sa ano, sa Mall of Asia, yung ano, Anytime Fitness sa 5Ecom, doon kami nagtrabaho ni Arvin Chan. So, alam ko, nagkatampuhan kami yan eh. So, nagkakape yan doon. Text-text. Minsan pag nasa sulok yan, anong sulok? Minsan naisip ko, nung ginagawa ni Arvin Chan sa sulok, parang nagtatago sa sulok. Anong ginagawa nun? Makita ko, may narinig ako, may umuungol. Kung pinapanood nun, kala ko kung ano. Action movie pala, action movie. Laging yung likod niya, pader eh. Kaya di mo makita ko anong pinapanood o anong ginagawa niya. Arvin Chan, ha? So ngayon, nagkakape. So parang yata lumapit ako, hindi kayo papansinin. O kaya alis yan, lilipat yan. Pero mabilis lang mawala yung galit niyan. Sabi niyan, pag hindi nagalit si Arvin niyan, sabi niyan, Lex, kain tayo. Sabi ko naman, sige, kain tayo. Sabi ni Arvin niyan, pautang muna ako ha, wala na akong pamasahe mamaya eh. May mabait yan si Arvin niyan, solid yan. Arvin niyan, shout out sa'yo. Sabi ni Bob Vlogs, gunggong yan si Mr. Libag niyo, kaya kahit kailan. Hindi makakakuha ng support sa aking mga OFW. Good pa namin mukha niyan sa simento. Ayan! OFW, nagalit kayo ano? Mr. Mainit? Hmm.
Ano ba sabi mo, boy talk hang? Kasi minsan may mga ano nga. Diyaya o si coach. Minsan kasi may mga comment na hindi natin pwedeng basahin. Pero kung gusto yung mabasa agad natin yung comment ninyo, pwede naman kayong gumamit ng super chat. Sigurado hindi natin malalagpasan. Or minsan kasi sobrang dami nag-chat, dami nag-comment, hindi ko na mabasa. So ang tanging paraan para mabasa natin yan, pwede kayong gumamit ng super chat para umiilaw-ilaw yung message ninyo. Talagang makikita natin. Hindi nga. Diba? Tapos ano pa yan? Pwede pa kayong magpasikat. Papasikat ka sa mga kabakal. Super chat yan. Mapera ako, super chat yan. Mga ganun. Pwede naman yun. Nakalimutan ko pala ilagay ating headset. Lagay ko muna. Baka mamaya maingay pag napatugtog tayo. Yan. Alright, nasa tayo? Comment section. Okay, sabi ni Carlo Ramirez, pwede naman undercard Momot. Hindi pwede, hindi nga pwede. Kasi mga kabakal, katulad na sinabi ko sa inyo, isang match lang ng vlogger ang pwede maglaban every month. Kaya nga nagtatrabaho tayo mabuti at tinutulungan natin yung mga vlogger na ma-hype para makabenta ng maraming ticket para after siguro ng ilang buwan, pwede lang dalawang vlogger yung pwede maglaban or dalawang match na ng vlogger. Shoutout sa'yo, RA. Wala naman si Yaya. Si Yaya, hindi nanonood yun. Tulog yun ngayon. Wala si Yaya. Kasi kung nandito si Yaya, kukomment yun. Vic X Pinar, maraming salamat po. Thank you din. Sabi ni Red Big Cock, no ba yan? Nasabi ko tuloy. Baka mga mabantaya. Sabi ni Red na lang. Ano ba kasing pangalan yan? Bagay, wala naman masama kasi naman talaga parang malaking pulang tandang. Sabi ni Coach G. Bote, panay daw ang tira mo kay Bullet, hindi ka naman daw lalaban. Syempre naman. If the money is right, lalaban tayo if the money is right. Sino bang may gusto maglaban kami? Si Bullet lang naman. Kung gusto ko makalaban ni Bullet, kailangan mag-offer ang URCC ng malaking pera sa akin. Ganun lang yun. Pera-pera lang to. Praktikalan lang tayo. Bugbog ka na, wala ka pang pera. Bugbog ka, may pera ka. Or nanalo ka, may pera ka pa. Ganun lang yun. Diba? Pag inahamon nila ako sa mga bagay na expert sila, yabang-yabang nila . Doon sila pumalag sa laban na gusto ko. Takbuhan, buhatan, arm wrestling. Boxing na may headgear. Pwede yan. Pero kung basagan ng mukha, wait lang. Pinagkakitaan ko pa yung mukha ko . Diba? Bumaba. Okay, iwas lang sa spam. Paul Felipe, shout out. Dante Madarang, shout out sa'yo. Actually, mga kabakal, meron tayong ipopromote. Popromote natin Dante Madarang as a new moderator. Dante Madarang, dahil ikaw ay isa sa mga nakita kong active lagi sa ating live at wala ka namang nakakaaway dito. At ikaw ay isang talagang solid kabakal. Hindi ko makita ang pangalan mo, Dante Madarang. Comment ka nga, Dante Madarang. Dante Madarang. Nawala . Sabang. Shoutout sa'yo, Arvin Chan. Asan ka na ba, Dante Madarang? Ayun, Dante Madarang. Dante Madarang. Ngayon! Dante Madarang, ikaw ay aking ina-knight na kita. Knight? Knight? Knight. Okay. Dahil dyan, Dante Madarang, isa ka ng moderator. Aha. Tumaas na ang ranggo mo.
Dante Madarang. Comment ka nga, Dante Madarang, para makita natin na moderator ka na. Bilis. Meron ka lang ano. Meron ka lang screwdriver. Dante Madarang. Shout out sa'yo, Lion Insig. Ayun o! Oh! Ayun o! Oh! May, meron lang ano. May Captain Hook ka na. Ha? Meron ka lang Captain Hook. Ganito pala. Ah, diba? Shout out, shout out. Ah, solid ka ba ka natin? Tayo, Coach Takbuhan. Pwede, takbuhan tayo, Arvin Chan. Mabilis ka rin tumakbo, Arvin Chan eh. Takbo, iwan chinelas. Dois Christian Mesia, shout out. Okay, ito pa. Bob Vlogs, medyo sira ang hype coach, parehong galing sa isang team ang maglalaban. Dapat magaling sa magkalaban sa team. Well, ito 'yan. Diyan natin ngayon makikita yung hype kasi para sa akin may parehong may hype 'yan. Okay, sige. Team Mandirigma. Team Mandirigma, si Tigasi ng Cavite at saka si Damsa. Pero kung mapapansin mo, ang talagang nagkakasama ha, yung talagang mga nagkasama sa Team Mandirigma ay itong si, mostly ay talagang solid eh, itong si Bullet, si Map, yan. Damsa, minsan lang eh. Hindi talaga alam yun, hindi talaga magkasama ng ano. So pwede maglaban. At the same time, sports lang naman to. Kung yun mga professional fighter nga eh, naglalaban eh. Kaloy Badurya, Mamot, may hype yun. Kahit alam mo magkaibigan yung dalawang yan, may hype yun. O ang malapit dito, kung sobrang creative ni Tigasi ng Cavite at ni Damsa, o kahit sabi mo Team Mandirigma sila, kaya nila mag-hype. Plus hype yun. Team Mandirigma maglalaban? Oo. Bakit kaya? Hype yan. Diba? Hype yan. Yun. Magandang gabi, Barsky. RTD. Baka magulat na lang kayo mamaya si RTD, moderator na. Hindi pa. Hindi pa, malaylayo pa. Basta yung mga pikon, huwag natin gagawin ano, moderator. Roldan, Rakoma. Yes, I know. Shout out sa'yo. Solid ka. Ayba, RA, I anoint you as Sir Dante Madarang o Purok 6 Barangay Barliscue. Yon. Yung tama yon, I anoint you. Diba? Ating espada. Pabay ng espada. I anoint you. Dante Madarang. Rise! Sir Dante Madarang. A night stay lang eh, no? Okay, Kasparing TV. Paano si Damsa at si Gat Maitan? Well, unang-una, ito pala yun. Si Gat Maitan kasi ay nalaman ko na meron din namang may laban din kasi si Gat Maitan parang ngayong November 8. So kung iisipin mo, kung November 8 may laban si Gat Maitan as a pro fighter, di ko alam kung saan. So syempre, kailangan magpahinga ni Gat Maitan. Pag professional ka, ang nire-recommend sa'yo, 3 months. Siguro 1 month minimum, kung medyo pasaway ka, 1 month. Pero usually, 3 months yan. O since na may laban naman na pro, itong si Gat Maitan, o di mas pabor ngayon sa kanya na makakapahinga siya. Plus, mas pabor din kay Damsa kasi makakapag-training pa siya ng maayos para kay Gat Maitan. Plus, masosolve natin yung issue na magkakaroon ng laban si Damsa at si Tigasi ng Cavite ngayong November. Okay. Echas ng Kalabaw. Boy Tato versus Target Market. Okay, mag-hype yun. Pwede rin naman. Batang Pasaway, shout out. Ito pa. Yan din. Actually, yan din yung gusto kong sabihin nga. Isa rin yan. Eh, kaso nga, ano yan eh. Mauna-una. First come, first serve. Kasi nauna nga itong si Tigasi ng Cavite tsaka si Damsa.
So sila muna yung uunahin natin. Pero naka-line up na rin yan. Ibibigyan na ng laban si Melbs de Leon or si Boxer Boy. Yun nga ang mahirap eh. Kasi nga isang match lang ng vlogger ang pwedeng ikasa every month. Oh, kung isang match lang ng vlogger every month, di kailangan bigyan mo natin ng time makalaban. Okay, kunyari, lumaban na nga ngayong November itong si Damsa at saka si Tigasin ng Cavite. Or next month, wala laban si Damsa at saka si Tigasin ng Cavite. Wala rin laban si Mr. Mainit at saka si Map. Iba naman lalaban. So, ganun. Pero kapag nagtuloy-tuloy ito, pag nagtuloy-tuloy, malakas, bentahan ng ticket, malakas ang hype, di possible, every month may laban sila kung gugustuhin nila. Diba? Dahil pwede maging dalawang match ng mga vlogger ang maglalaban. O di lalo na kapag nagkaroon ng 3 versus 3. Yun. The Night of Coach Kabakal. Ba pwede? Round. Ano yan? Knights of the Round Table, di ba? Sabi ni Louis Marcelo Official, Coach question, anong opinion mo dito sa komento nila Map Sobrano at Coach G na imbes na tulungan dahil matchmaker ka na, di na down or sinasabi mo ba ng mga viewers na walang hype nito o ganyan? Anong aking komento dito? Tulungan. Well, sa ginagawa ko naman, tumutulong naman ako eh. Pero ang sabi, imbis na dina-down? Okay, anong sinabi ko na nag-down sa kanila? Okay, yun ang gusto ko malaman eh. Anong sinabi ko na nag-down sa kanila? If anything else, walang hype. Hindi ko sinabi na wala silang hype. Pero nag-agree ako. Dahil ang mga sinasabi ng mga tao, walang hype. Pero hindi mismo nang galing sa bibig ko yun. Diba? Kasi mas naunang naglabasan yung mga comment na yan bago ako nag-agree. So, hindi nang galing sa akin yun. Diba? Ang sinabi ko lang, kailangan mag-hype. At ang binayaran talaga, which is yung sinabi ko na ang binayaran sa mga vlogger ay para mag-hype, hindi rin nang galing sa bibig ko yun. Nang galing yun sa mga comment section. Diba? Hindi sa akin nagsimula yun. Pero, una ko sinasabi, kailangan mag-hype. Tapos nadagdagan dahil sa mga nagko-comment sa kanila, nagko-comment sa atin. Diba? Kasi, alam mo yun, minsan, parang sinasabi kasi is, kapag, parang ganito, imbis na i-take mo na ang tama na sinabihan ka na, kailangan mo kasing mag-hype kasi ganito yung kailangan mong gawin. Gagawa-gawa ng issue na, ay, inisiraan ako. Come on. By the end, on the first place, the only thing talaga na sinabi ko, na nanggaling sa bibig ko nung una, is, mag-hype. Yun lang naman eh. And then, ang naging problema doon, ayaw mag-hype. Okay, di ba nag-agree naman ako? Pero syempre, nagbumubuhos yung mga comment eh. So syempre, mag-agree din ako sa mga comment. Magdi-disagree din ako sa mga ibang comment. So parang ganun lang yun. Hanggang sa lahat ng blame nasa akin na. Diba? Pero wala akong sinabi na walang hype. Hindi nang galing sa akin yan. Kung nag-agree man ako, hindi mismo nang galing sa bibig ko yun. Nang galing yun sa mga nagko-comment sa kanila at sa live natin. Diba? Tsaka hindi ako nagda-down. Nag-hype na ako eh. Ginagawa ko ng reaction eh. Paano ko gagawa ng reaction kung tawag dito, wala masyadong views. Diba? Or walang ginagawang hype. Oh, yun. Kaya nga, di ba, sabi ko hindi na ako gagawa ng reaction. Minamasama eh. Gagawa ko na lang ng reaction siya, no? Although binabanggit ko pa rin naman yung pangalan ni Map, pang hype. Pero dahil nga may nasama, hindi na ako gagawa ng reaction kay Map. Kay Mr. Mainit na lang. At saka dun sa mga iba. Oh. Yun lang yun. Kasi may nasama nila eh. Rolly Bisdakar, sama na ako coach. Tatlo kami ni Bro Damsa. Yun din yung pangarap natin eh. Makapagbigay ng 3 versus 3. Bakit pa gusto lumaban ni Tigasin ng Cavite sa CR?
eh, no? Kailan kaya madadagdagan yung ating premium subscriber? Alam niyo ba na yung ating mga premium subscriber ay yun yung mga sumusuporta sa atin. Ito pa. Okay, RA. Since naman na si RA ay walang sinabing masama sa ating live. At si RA ay isa sa ating premium subscriber. Dahil ikaw, RA, ay isang premium subscriber natin, gagawin na rin kitang moderator. I anoint you, Sir RA of Kuwait. Tama ba? Okay, ikaw na ngayon ay isang Knight of Kabakal. Okay? RA is now a moderator. Oh, ayan ah. Kasi si RA, matagal lang premium subscriber yan. Parang 3 months ng premium subscriber yan. Tapos magaganda pa yung mga comment niya. Wala siyang inaaway. So, isa rin siya na ating moderator. Pwede. Oo, sabi ni Charles Travel, Coach Tolentino versus Dante Gulapa. Pwede. Huh? Anong tawag ito? Penguin? Butterfly? Pwede. Oh, gusto rin lumaban ni RTD. Niya trash talk ba ako? Hindi mag-trash talk siya. Okay lang. Hindi mo na ako namin personal eh. Wala naman akong tina-trash. Alamin, wala naman akong tina-trash talk sa kanila, pero tina-trash talk nila ako. No, di ba? Diyan yung makikita yung mga ugali ng tao. Hindi mo na ako nagtatrash talk. Wala naman sasabing masama. Nakikinig kasi sila doon sa mga sumbong na hindi tama ng mga supporter nila or ng mga basher ko na gusto kaming pag-awayin. Kailangan kasi malawak ang iyong pag-iisip. James Robert Istaana, Coach, question lang, kung matchmaker means bawal ka na sumali sa fight, possible? Possible. Kasi baka magkaroon ng conflict. Boss, kanino ako? Damso, got my tan? Sa ngayon ha, got my tan. Subok na yung experience ni got my tan eh. Almighty. It's within the perception of the individual kasi yan, if they take it as positive or negative. Tama. Shoutout sa'yo, Arvin Chan. Arvin Chan daw. Louis Marcelo Official, well coach, ako opinion ko malaki ang maitutulong ng ganitong reality na malalaman ng lahat yung importance ng hype para sa mga susunod na vlogger fighter. That's my take, learnings, ika nga. Yes, totoo yan. Kaya huwag magagalit, ngayon pa lang nagsasabi na ako ah. Okay, ngayon pa lang nagsasabi na ako kay Tigasin ng Cavite at saka kay Damsa. Okay? So parehong kakilala yan. Tuturing ko rin kaibigan yung dalawang yan. Lalo to si Damsa. Team Adobo nga kami. So wag silang magagalit. Kapag kinulit-kulit ko sila, or gumawa ako ng content na binabash ko sila, hindi sila nag-hype. Kasi, hindi madaling kumbinsihin ang URCC, ang head ng matchmaker ng URCC na si Sir Aaron, para mabigyan sila ng laban. So, ginawa ko na yung trabaho ko para matulungan sila na maikasa yung laban nila. Then, gawin nila yung trabaho nila. Kasi hindi naman para sa akin yun eh. Para din sa kanila yun. Para dumami yung views nila. Tutulungan ko sila. Gagawan ko sila ng reaction. Oh, mas makikilala sila ng mga tao. At the same time, sila yung magiging standard na gagayahin ng mga susunod na lalaban.
na blogger sa URCC. Pero you have to take it in a positive way, not in a bad way. Tsaka, minsan kasi kaya tayo ng parang sa iba, bash. Pero ito ay constructive criticism naman, para meron ding hype. Para hindi boring. May magagalit sa akin, o may pag-uusapan, dadami yung basher ko, dadami yung basher nila. So, it's part of a hype. Kaya nga, kung talagang malawak ang pag-iisip mo, hindi ka magagalit. Iti-take mo siya na, uy, nagigets ko na yung ginagawa niya. Diba? Tumatanggap naman ako ng pagkakamali. Pag alam kong mali ako. Pero minsan, tinatanggap ko pa rin. Pag alam kong hindi ako mali, or basta kung ano man, I take it as a constructive criticism. Sabi ni Ben Miranda, si Bert dapat, knight din ni Kabakal. Oo, no, si Bert. Oo, yun yung kasi yun eh. Kasi ang problema kasi, dun sa nangyari, kaya napikon siguro nung napikon, itong si Map Soberano, maraming nagsusumbong sa kanya na kesyo sinabi ko daw, kesyo ganito rin yung sinabi ko. So ngayon, maniniwala naman sila. Diba? Eh, alam niyo naman yung mga title ko. Yung title ko eh, parang kay Boss Bullet din. Na akala mo eh, totoo, pero title lang yun. Alam mo yun? Dapat di ka nakikinig. Sa mga basher, alam mo mga basher eh, gagawa at gagawa ng kwento yan para mapag-away. Dahil isa rin yan sa mga makukulit eh. Nagpapahype din yung mga yun eh. Carlo Ramirez, Coach Kaya ba? Eruption versus Rendon. Sobrang, oo. Kung ano yan. Matutuloy yan. Pero ang pag-uusapan dyan, talent fee. Oh, di ba? Oh, Momo Tribe oh, sigurado. Hype 'yan si Momo Tribe. Sabi ko nga, mukha pa lang ni Momo Tribe hype na. Pera na 'yan. May entertain yung mga tao kay Momo Tribe. Pwede no target market tsaka Momo Tribe. Sabi ni Carlo Ramirez, palag ka ba, Momo? Kalaban mo daw si Rendon. Palag yan. Alam niya naman si Momo, walang inuurungan to. Tsaka, isang pagkakataon na yan para mas makilala. Diba? Mas para mas makilala ng mga ano, ng mga tao. Ay, solid to ah. Wala ngayong nilabas na ano, mga video si ano ngayon, Mr. Mainit. Baka mamaya siguro. Sina Mr. Mainit at saka sina ano, sina Mamot. Galit si Mamot eh. Sabi ni Louie, automatic yan sir, Dante Madarang, hindi pwedeng fighter vlog. Hindi pwedeng fighter vlogger lang may ka-big or assurance. Diba sabi ni Dante Madarang? Kasi ano yan eh, yes, malaki talaga yung tulong ng mga fighter, syempre. Salute sa mga fighter talaga. Pero kapag imagine ninyo kapag may mga fighter na mataas yung popularity, mas mabenta yung ticket. Diba? Yun yun. Sabi, Kit Jason, sino ba mga makakasalin na vlogger? Okay, sabihin ko na. Sino ba yung mga makakasalin na vlogger? Okay, ito yung mga possible, yung mga nakausap ko na ha. Boy Tato. Boxer Boy, Melbs De Leon. Yan yung dalawang malaki na pwedeng makasali sa vlogger. Okay, yan pala yung mga nakakausap ko na malaki. Or yung mataas yung channel. Okay, yung mga maliliit na pwedeng sumali. Momo Tribe, Buy Fitness, sino pa ba? Si mga Kalibre, or si Kabisdakar, si mga yan,
Pero kailangan pa mag-hype eh. Ben TV, yung mga yan. Target market. So, yun yung mga maliliit. Sino pa ba? Nadami. Kasi yun nga eh. So, gamitin na nila yung time ngayon na magpakilala, mag-hype. Gumawa na ng ano, ng ingay. Kasi nga naman, mas maingay ka, mas kilala ka, mas madali kang i-recommend. Diba? Kasi, kunyari, oh, ang taas-taas nga ng subscriber mo, let's just say, meron kang 20,000 na subscriber, wala ka namang ingay. Tapos yung mga post mo sa YouTube channel mo, hindi related sa laban. Let's just say, ang post mo doon ay mga ano, mga pamamalengke, namamalengke ka, tapos ano nanonood lang sa isang araw, one day, 300 views. O ano, hype nun. So, kailangan nagbamatch, kailangan hindi lang sa subscriber na be-base yung hype mo. Kailangan na be-base din sa views. Kasi nga mga kabakal, kailangan meron tayong community. O example, so, kunyari, sa video mo, merong nanood sa video mo na 10,000 views. Sa 10,000 views na yon, sino ba doon ang supporters mo? Kasi maaaring sa 10,000 views na yon, napadaan lang sa channel mo. Kasi diba, minsan may mga YouTube channel or mga video sa YouTube natin na biglang, uy, ano to? Ano tong video na to? Hindi mo kilala, pero papanoorin mo yung video. Pero dahil hindi mo gusto, hindi ka magsasubscribe. O, diba? Ibig sabihin, doon sa mga 10,000 views, kunyari lang 10,000 views, doon sa mga 10,000 views, ilan doon ang subscriber mo? Ilan doon ang supporters mo? Diba? O, let's just say sa 10,000 views, ang supporters mo lang pala doon, 5,000. O, diba? 5,000. Diba? Eh, paano kung ang subscriber mo, 3,000 lang, kunyari. E, tapos 5,000 yun. So, ibig sabihin, hindi lahat yun nakasubscribe sa'yo. Plus, i-deduct mo pa. Ilang porsyento, kunyari, o, sa 5,000, kunyari, sa 5,000 na nanood sa'yo, ilang percent dun yung possible na bumili ng ticket mo na gusto kang panoorin lumaban? Ilan? Isipin mo, tanongin mo yung sarili mo, ilan dito ang bibili ng ticket ko pag lumaban ako sa URCC? Kasi karamihan, mga buraot eh. Yung mga buraot, sabihin sa'yo, uy, may laban ka, mayroon ba libreng ticket? Uy, nagbebenta ka ng damit, pwedeng makahingi, pa-jacket ka naman oh. Padamit ka naman oh. Di ba? Maraming buraot eh. So don't expect na bibili yung mga yan. Sa hirap ng buhay ngayon eh. Di ba? Kaya minsan mas mabuti pa magbenta doon sa hindi mo kakilala eh. So yun yung kailangan mo isipin. Kaya mas marami kang views, mas marami kang subscriber, mas mataas ang chance na talagang iisipin ngayon ng URCC na, uy, sige, bigyan natin ng laban yan. Kasi ganun yun eh. Kasi ganito yung mga kabakal. Share ko lang sa inyo paano ako nakapasok sa kabila. Okay, alam nyo ba ang requirements ko para magkaintindihan lang tayo? Okay? Kaya ako nakapasok ha? Okay, kaya ako nakalaban si Bad Boy ng Cebu. Okay? Kaya ako, ito yung requirements ko. Alam nyo ba na ang requirements ko para makasali ako at makalaban ko si Bad Boy ng Cebu? Kailangan meron akong post sa aking channel. Sa YouTube or sa Facebook page, kailangan, sabi sa akin, within 1 week sa aking YouTube ha, kasi mas mataas ang views sa YouTube kaysa sa ano eh. Ay, mas mataas ang views sa Facebook page kaysa sa YouTube. Sabi sa akin, kailangan sa YouTube mo within everyday, yung post mo, kailangan meron 20,000 views. Kung ilan ay papost mo doon, 4 yan, 3 yan, 2 yan, o 1 yan, kailangan everyday merong 20,000 views for 1 week. Ginawa ko yun. Nag-reaction ako, umepal-epal ako, so nagkaroon ako, may 20,000, may 30,000, kasi yung subscriber ko doon, 230,000 subscriber ako doon eh, 230,000. So yung views ko mataas, nagawa ko yun, okay. Tapos doon, may isa pang pinagawa sa akin, kailangan sa Facebook page ko, yung i-upload ko na video, umabot ng 1,000 pataas ang share. Mga kabakal, share yan ha, hindi views. 1,000 share. Imagine niyo ilang views yun. So, nagkaroon ako ng 1,000 share. Mga video ko. Siguro, mga 3 video ko umabot, or 3 or 4 na video ko na umabot ng 1,000 share. Merong 500 views, 500,000 views, merong 1 million views. Yun na yung mga nagkontenta ako ng mga reaction,
or na kung ano-ano. So pumasa ako. Yun yung ginawa ko para talagang malaman na, okay, tinignan yung market value ko. Okay. So ibig sabihin, mayroong 1 million na nanood sa YouTube, sa Facebook page mo. So kahit 1% man lang, makuha natin na bumili ng ticket or manood ng pay-per-view, palalo na. Meron ako mga views sa aking YouTube channel na 20,000 views or 1%, makuha natin para bumili ng ticket, panalo na. Yun yung consideration na pinagawa sa akin, mga kabakal. Pinagawa sa akin ha, para makalabang ko lang si Bad Boy ng Cebu. So, syempre, yung standard na ni-reach ko, kaya huwag magagalit ha, huwag magagalit yung ibang mga vlogger, yun yung standard na ginawa ko para makapasok ako, para makalaban lang ako kay Bad Boy ng Cebu. Tapos magagalit yung iba pag sinabi ko, mag-hype kasi kayo. Pusong mamon, pag sinabihan ko, mag-hype kasi kayo. Hindi nila alam yung pinagdaanan ko. Although, syempre, iba yung pinagdaanan ko. Pero kasi yun yung standard na ginawa ko, na nakatulong. Effective naman, di ba? After ng laban ko, ang daming mga promotion, daming mga kumunta sa akin. Yung mga views ko ang tataas. 50,000 views isang araw, 100,000 views sa aking old channel. Tiba-tiba. Kasi, nag-work yung strategy ng market. Nag-hard work talaga ako. So, kaya, huwag sila magagalit kapag sinabi ko na, kailangan mo mag... Ako nga, hindi ako nagsasabi sa mga vlogger na, oh, kailangan, meron kang ganitong views. Kailangan, meron kang 1,000 shares sa yung Facebook page. Hindi, ang sinasabi ko lang, mag-hype kayo. Makita lang natin na nag-e-effort ka talaga na magbuka ka mang kenkoy dyan or magbuka ka mang kung anong itsura niyan. Makapag-hype ka lang, talagang ginagawa mo yung trabaho mo na hindi ka pa bebe, nakikita ng company yun. Nakikita yun ng URCC. So ako, hindi ako mapapahiya. Kasi yung inirecommend ko na tao, na vlogger, yung mga inirecommend ko, ay nagtatrabaho. Hindi kampante. Yun yun. Real talk lang. Kaya huwag magagalit sa akin yung mga viewers dyan na bakit daw ganito ako magsalita. Kasi business is business eh. Kailangan yung mindset mo mataas. Diba? Hindi ka pwedeng sapat na. Hindi ka pwedeng sakto lang. Hindi. Kailangan mataas ang mindset mo. Para in demand ka. At hindi mo magagamit ito sa isang parte lang or sa negosyo lang. Marami. Diba? So yun ang ano reason din. Kaya ganito ako. Tax Sanchez, ba't ako babalik? Eh, kinuha nga ako dito eh, dahil sa aking experience eh. Diba? Isip-isip tayo pag may time. Kinuha nga ako dito dahil sa experience ko, dahil sa aking expertise eh. Babalik ako? Ano ka ba, nang babash? Or ano, inggit-pikit? Pag inggit-pikit, inggit-pikit. Kaya kahit, totoo, real talk lang to. Kaya kahit maliit ang TF ko dati, eh tiba-tiba naman ako sa mga views ko. Ito, ano to, praktikalan. Alam nyo magkano kinita ko? Praktikalan tayo, magkano kinita ko nung lumaban ako kay Bad Boy? Ha? Nang isang buwan. Sa mga views ko ha, sa Facebook at sa YouTube, alam nyo magkano kinita ko? Kalahating million, isang buwan, views. Sa Facebook tsaka sa YouTube. Aanin ko yung maliit na TF kung kakita naman ako kalahating million sa views. Sige nga. Practical. I swear, sa mga anak ko, sinusumpa ako sa mga anak ko, hindi ako nagsisinungaling. Kumita ako ng kalahating million. Ngayon, ubus na. Oo, sa views lang yan ha. Kasi ginamit ko yung utak ko. Nag-hype ako. Reality, hindi naman... Ako yung nakinabang sa ginawa ko. Hindi yung kabila. Ako nakinabang dun. Reality yun. Hindi ako nagsisinungaling. Diba? O, nakabili ako ng quintas, 50,000. O, nakabili ako nito, itong ating ano, 45,000 o 48,000 itong ating ano, compact na computer. All-in na computer. O, nakapagpadala ako ng pera sa mga anak ko tsaka sa magulang ko. Nabili ko ng laptop yung anak ko. Sige nga. Ano? Hindi kayo mag-hype? Walang pera sa hype? Nakakahiya mag-hype? Nakakahiya magbukang tanga? Bigyan kita ng kalahating million.
or kikita ka ng kalating milyon, hindi ka mag-hype. Praktikalan lang tayo, Chong. Tsaka yung mga viewers na walang alam dyan, praktikal lang kami mga vlogger. Praktikal lang kami. At ako nagbibigay ako ng ano, ng tips. Yun yun. Yun. Oh, tama ako, hindi baling mahirap. Kaya ano, worth it talaga. Kaya nga ang sabi ko, once na napunta na kayo sa spotlight, gamitin nyo na yan para lalong sumikat kayo. Example, Tigasi ng Cavite, Damsa. Kung gagamitin talaga nila yung kanilang imahinasyon, uy, shoutout na ako ni Captain Barbell. Binigyan na ako ng laban ng URCC. Magpasikat na kayo. Kasi parte na kayo ng URCC, magkakaroon na kayo ng laban. Magpasikat na kayo. Kasi may rason na kayo para magpasikat. Yun lang yun. Mag-hype na kayo. Yun lang yun. Tapos lalo na pag na-announce yung laban ninyo, mas lalong magpasikat kayo para mas makilala kayo. Para mas maraming mainggit, pikit. Kahit mga inggit yan, manunood pa rin yan. Shout out sa iyo, Fryl. Relax, Amaya. Pwede mo kaming turuan for starters maging vlogger. Well, mga kabaka, sabi ko sa inyo, pagiging vlogger, ito na yung pinaka isa sa mga pinagkakita ng mga tao ngayon. Basta huwag kayo, hindi kayo mahihiyain. Hindi kayo nahihiyang maging ano, hindi kayo nahihiyang maging mongoloid or katatawanan sa mga video ninyo or meron kayong self-confidence. Magugustuhan kayo ng mga tao. Oh, nakabili pa ako ng bagong cellphone. Kaya di ba ang dami nagtataka? After ng laban ko, natalo ko. Pero after nun, bumili ako ng aking ano, iPhone. Tandaan nyo, bumili. Nag-post ako nun. After ng laban ko. Tapos may mga nagsasabi, 10K ang TF ko? Oo nga, 10K TF ko. Nakabili naman ako ng iPhone 13. Magkano to? Pro Max pa to. Oh, ang memory nito, 600 yata o something. Magkano bili ko dito? 93, 96? iPhone? Hindi ka pa mag-hype? iPhone? Pabebe ka? iPhone? Sige nga, practical lang tayo. Tinutulungan ko lang din kayo, lalo na yung mga viewers natin, yung mga aspiring vlogger, tsaka yung mga vlogger na sasalang ngayon, sasalang, lalo na sa November, kay Tigasi, tsaka kay Damsa. Practical, tulong nga ang binibigay ko yung tips. Come on. Come on, man! Dante Madarang, ingit lang sila sa'yo, coach. Bihira lang magbigay ng opportunity sina Sir Aaron at Chief Alvin Aguilar. Yun yun eh. Bihira lang yun eh. Diba? Yung opportunity na yun. Ngayon, pag binigyan ka ng opportunity, make sure na gagawin mo yung best. Make sure na ibibigay mo kung ano yung hinihingi sa'yo. Siyempre, hindi naman sasabihin sa'yo lahat yun. Kailangan mong mag-isip. Ano bang hinihingi sa akin ng kumpanya? Kasi kung matalino ka at kung alam ng nag-hire sa'yo or ng company yung ginagawa mo, hindi na nila kailangan sabihin yun. Diba? Yun lang yun eh. So, siyempre, ako naman, gusto kong gawin yung trabaho ko ng tama. Kaya, doon sa mga i-recruit ko ng mga vlogger, so, gusto ko na yung aking sinasuggest, gagawin nila. Para, hindi naman ako mapahiya. Kasi ako yung nagsuggest sa URCC. Lahat ng mga pwedeng lumaban o ng mga continuous na laban. Trabaho lang, walang personalan. Trabaho lang, walang pikunan, trabaho lang. Tama. Okay lang maubos ang kalahat. Okay lang maubos ang pera. Kikitain ulit natin yan. Ka Spartans TV, wala pala sa'yo ang mga anak mo. Wala sa akin yung mga anak ko.
Nasa mga nanay nila. Kasi mga kabakal, iba kasi yung ugali ko. Malungkutin ako at paano ba ko ba sabihin to? Na-trauma kasi ako mga kabakal. Share ko lang sa inyo, na-trauma ako kasi hiwalay ako sa asawa ko dati. Hiwalay ako, hindi ako nagloko, niloko ko ng asawa ko dati. Tapos kinuha pa yung mga anak ko. Dumating yung time na gusto kong bawiin yung buhay ko. So inisip ko, hindi pa ako vlogger nito. Siguro mga 2011 or 12, mga ganun. So ako na niloko, tapos kinuha pa yung mga anak ko, di ba? So, siyempre, sabi ko, kuhanin ko na rin kaya ang buhay ko. Pero naisip ko, kawawa yung mga anak ko, di ba? So ngayon, na-trauma ako hanggang sa matagal akong namuhay mag-isa. Literal na dun sa bahay ko, nakasama ko yung mga anak ko, bigla na lang isang araw, wala na akong kasama, mag-isa na lang ako sa bahay. Hanggang sa, alam yun, nalungkot ako, hanggang sa nasanay ako mag-isa, hanggang sa na-trauma ako na ayaw, alam yun, mas gusto ko pa silang malayo kasi ayaw ko na silang mag-miss. Namimiss ko sila pero ayaw ko masyado mag-isip sa kanila. Kaya hanggang sa nasanay ako mag-isa na dito lang ako, tatrabaho ko, susuportahan ko sila. Pero it doesn't mean na hindi ko sila mahal. Sobrang mahal ko sila. Sobrang mahal ko sila na minsan ayaw ko silang makasama. Pero syempre, tinatawagan ko, nakausap ko sila dahil ayaw ko masyado mag-alala sa kanila. So, yun. So, support lang ako sa kanila. Wala, naubos na yung pera natin. Nai-stress na nga ako eh. Alam mo ba? Alam mo, kadalasan nakaka-stress sa atin, pera. Tapos may anak ka. Tapos wala kang pera, yung anak mo may sakit, may gastusin, papasok sa school, bibili ka ng ganyan. Nakaka-stress kaya. Alam niyo naman ako, marami akong panganay. Kasi nag-anak ako ng nag-anak eh. Kasi nga, nawalan ako ng anak. Inuha sa akin yung anak ko eh, nung nag-iwalay kami ng ex ko eh. So ngayon, nalungkot ako. Gusto ko ng anak para may kasama akong bata. Hindi, nag-anak tayo ng nag-anak. Edi yan. Trabaho ngayon tayo para sustento. Yes, Roldan Racoma. Diyan ka kasi kikita sa hype. Totoo. Lalo na kung kasi kung hindi ka vlogger, kung fighter ka lang, wala kang YouTube channel, hindi mo kailangan mag-hype. Aanin mo yung hype, di ka naman YouTuber, di ka naman vlogger, di ka naman influencer. Magagamit mo yung hype kapag ikaw ay influencer or YouTuber. Kikita ka dyan. Shout out, Bryant Official TV. $150. Oo, wala nang hiya-hiya ngayon. Wala nang hiya-hiya ngayon. Ito yung mga nagpa-prank, yung mga cucumber prank. Wala nang hiya-hiya ngayon. Minsan kahit scripted nga, pinapanood pa rin eh. Diskarte lang, utak lang yan. Diba? Come on, man. Oh, kita mo? Oh, bullet. Oh, lakas ng hype. Oh, makabili ng bios. Roblogs. Tama yan, coach. Pera-pera lang ngayon. Pakapala na lang ng mukha. Ayun yun. Pakapala na lang ng mukha. Rico 45. Coach, thanks sa sinabi mo. Real talk. Hype is real. Pasalamat din tayo sa kabila. Kasi pinataas niya views mo. Wala talagang hype. Okay, ayokong bagit eh. Ay, syempre naman. Jude Abasta, may bala ka bang maging commentator ng URC? Oo naman, isang pangarap yan. Isang level up yan para mas makilala tayo. Oo naman. Kung mabibigyan tayo ng pagkakataon, pag-aaralan ko talaga yan. Sana'y maging di lang anghel ka, Jude Abasta.
Oo, pakapalan talaga ng mukha yan. Yet low. Kabakal, ang mahal nga ng CP mo, 93K dito sa US, nasa 1,000 lang yaya, $1,600 lang. Wow. Maraming salamat, Lion Instinct. Okay lang yan, ka-Spartan Wars. Oo! Actually, naisip ko nga rin, mga kabakala, naisip ko lang, before, nung ako'y hamak na gym instructor, hindi pa ako head coach, gym instructor, ang sahod ko lang, mga kabakala, nung ako'y gym instructor, let's just say 2006, ang sahod ko lang, 1.5. 1.5? Ay, hindi. 2,000, 4,000 every month lang ang sahod ko. Tapos, kumuha ako ng hulugan na motor. Ang kinuha kong hulugan na motor, Rusi. Shout out, Rusi. So, ang hulog ko, 2,000 monthly. So, sa sahod ko na 4,000, maghuhulog ako ng 2,000. Tapos, yung another 2,000, pang ano ko yun, binata pa ako nun eh. Pang daily gastos ko. Kasi nakikita na pa ako sa magulang ko, palamunin pa ako sa tatay ko eh. So, meron akong 2,000 na budget, pambili ko nyari, ng mga amino, creatine. So, mga kabakal, magkano lang halaga ng Rusi na yun? Parang nasa 60K lang. Oh, second hand, siguro mga 30K. Gustong gusto ko magkaroon ng motor. Hindi ako makabili. Samantalang ngayon, ito, 93,000. Mas mahal pa sa gusto kong bilhin ng motor dati. Ngayon eh, scooter na lang ako. Ayoko na ng motor. So, how ironic na yung mga bagay na gusto mong bilhin dati na kaya mo naman bilhin ngayon, pero siyempre, iba na yung priority mo na pag talagang pinangarap mong mag-improve ka, mag-improve ka. Hindi natin pwede sabihin kung ilan eh, kasi baka mamaya marami mag-message sa akin. Manloloko ka! Akala ko bang hindi pwede sabihin. Tips paano magkaroon ng anak? Pwede, MMA magpakailanman. Shout out Ben, Evie. Tama. Oh, sabi ni Louie Marcelo, wala nang hiya-hiya kung hindi ka naman artistahin. Diba? Kung pang-comedy ang itsura mo, bakit ka mahihiya? Own it. Diyan ka payayaman. Diba? Yes, tama. Actually, yun nga eh. Sa panahon ngayon, pag nagkaanak ka, ito yung mindset ko eh. Tsaka ito dapat yung mga mindset dapat na nakararami. Dapat yung mga ginagawa natin sa buhay, mostly para dapat sa anak natin. Kasi yan ang ating kayamanan. Oo! Sabi ni Roldan, wala kang ang asawa kabakal, pero may yaya ka. Yun. Yun. Yun ang goal. Wala kang mang asawa, may yaya ka naman. Christian Romeo, may anak kayo ni Yaya Coach? Ba, mali ko. Mali ko. Secret. Tipay Kiyoshi, kabakal ng ulam mo. So, ito yung aking araw-araw mga kabakal. Kasi naka-diet tayo eh. Egg soup,
anim na, lima hanggang anim na itlog ang nilalagay ko sa aking egg soup. Plus chicken breast. Isang chicken breast sa tanghali, isang chicken breast sa gabi. So yun ang aking pagkain almost every day. Chicken breast tsaka egg soup. Nag-iiba lang yung pagkain ko pag nandito si Yaya. Pag nandito si Yaya, minsan si Yaya magpapabili. Gusto niya chowking. Gusto niya kakaiba. O minsan magluluto. Ganun. Doon lang nag-iiba. Doon lang ako nagkakanin. Pero usually wala akong kanin ngayon. Nagpapa-abs, nagpapa-cuts. Oh. Oh, siguro next time. Sabi nga ni Damsa, pwede ko raw i-swap yung iPhone 13 ko para maging mag-a-add ako. 30K yata para maging iPhone 14. Saka na, tayo ngayon, gipit tayo eh. Bus na yung kalahating milyong kinita natin eh. Maliit lang, kabakal. Maliit lang. Maliit lang ang YouTube channel ko eh. Yung kinikita ko ngayon sa YouTube, maliit lang. Ang kinikita ko ngayon sa YouTube, swerte na ako pag naka-ano ko, 30K. Mga ano lang, 25 to 35K lang. Eh, magkano na upa ko dito? 15,000 na. So, nakaka-stress lang kasi puro ako out. Alam mo yun, yung ipon ko, nababawasan. Wala na ako naiipon masyado ngayon. Minsan, kumikita ako pag may kliyente ako. So, yun, extra income ko. Pero yung kinikita ko sa YouTube, maliit lang ngayon. Hindi kayang bayaran yung mga gastusin ko. Yes, oo. Sa mga ads kami kumikita. Sino ang opera ng Viva Max kumita? Gawa ng movie. Si Momo ba? Si Momo? Ako, pwede ako dyan. Pera-pera lang yan. Wala, kasi nung time na yon mga kabakal, nakabuntis ako eh. So di ba may hinuhulugan akong Rosie? Tapos nakabuntis ako, wala. E di, pinabata ko na lang. Siyempre, thankful tayo may yaya at meron tayong yaya. Maraming salamat, Ben TV. Okay, sabi ni Yet Lope, Coach, may tanong lang ako, pasintabi sa mga team ni Mr. Mainit, na totoo ba na napabagsak niya yung kasparing niya? Okay, real talk tayo ha. Sa mga hindi nakakaalam, nakausap ko talaga si Mr. Mainit dyan. Ito ha. Ano tayo? Gagawa ko din to ng reaction video. Tawag dito. Napabagsak talaga ni Mr. Mainit itong si yung kasparing niya. Pero ang sabi kasi ni Mr. Mainit, hindi niya pwedeng ilabas yung full video kasi nga dahil baka mapag-aralan daw ni Map Soberano. Pero yes, napabagsak na talaga 'yon. Kaya kinat ay dahil para hindi nga mapag-aralan. Okay. So, gawa tayo ng live reaction, mga kabakal, kasi si Map Soberano naglabas na raw ng yun nga. Ito. Gawa tayo ng reaction ngayon. Louis Marcelo Official. Okay. So, naglabas ng video itong si Boss Bullet at binugbog niya itong
Si Map Soberano. Okay? So, gagawa natin ng reaksyon. Alright. Para kung anong ating ano. O, to. So, bugbog daw si Map Soberano kay Boss Bullet. So, gawa natin ang reaksyon kung ano ba ang nangyari. Panoorin natin, mga kabakal. Ito po ang clip ng video. Kaya ba? Eh, no? Oh! Ni-spar. Tayo. Tagod na yata. Tayo. Wait lang. Balikat. Wala yan. Pag patanggal. Nagkasing shoulder ko pa. Ayos lang, ulitin natin, masyadong mahaba yung quality. Taas natin yung quality para malinaw ang HD natin. Alright, yung ano. Ito po yung video kung saan ay binugbog daw ni Boss Bullet itong si Map Soberano. So, gagawa natin ang reaksyon. Magbibigay tayo ng komento sa kanilang sparring. Kaya ba? Tayo. Wait lang. Parang hindi naman ganun ka. Wala yan. Baka napagod lang si Map Soberano dito. Pag patanggal. Napagod lang. Kasi hindi naman ganun ka-intention yung mga suntok niya. Masyado pa yung ano eh, bro eh. Ano bang gusto nyo? Kontak niyo mga training nyo. Ano yung mga klase training nyo? Bakit yan ang smoke nyo? Oh. Tingnan ba? Ha? Tingnan. Tingnan mo ako! Tingnan mo! Oh, sinabi mo ngayon! MMA ka, diba? Magaling ka trainer, diba? Sinabi! Ganyan naman ginawa mo sa akin ng 3v3! Diba? Ganyan ginawa mo sa akin ng 3v3! Ano? Magaling si Mark. Magaling kita ko ngayon? Magaling ka nagkain sa akin, dito ka yan! Dito ka yan! Oh! Yung takta! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako! Ganyan na! Puntakin na dito ka! Ano? Ha? Puntakin na! Sige! Ken! Coach Tavis! O sige, Coach! Para dito ka! Coach Tavis! Para dito ka! Para dito ka! Tagarnahin! Kalma lang natin! Para na ako makakalang! Ganda! MMM! Iba, di basta magpapatalo sa mga hamon o sa duelo. Kung matira matibay, sasabay hanggang sa dulo. Sa larangan ng palakasan, di basta maiisahan. Sa mga humamon at humarang ay kanyang pinapalagan. Sanay sa gera o digmaan, lay hinasa na berdugo. Sumagupa sa salupa kahit pa mga dorogo. Batang kankalo ito at may dugo ng mandirigma. Sumalungan o magtangka ang bumangga dito, giba. Busbule. So ayan mga boss, training muna kami ni Map, no? Okay, so bago tayo magpatuloy mga kabakal, ay... So hindi ko alam kung anong pinagsimulan kung bakit nagalit itong si Map Soberano. Siguro napikon kay Boss Bullet, pero maganda yung hype. I like it. Gusto ko yung hype. Yan yung hype na kailangan natin. So okay yung hype nila. So ngayon, titignan natin kung saan nga ba nagsimula ito, kung bakit nagalit itong si Map Soberano, bakit siya napikon sa ginawa ni Boss Bullet. Although medyo pinitik siya ng konti ni Boss Bullet, pero alam na natin na hindi naman ganun kalakas. Pero gusto nating malaman kung bakit nga ba nagkaganon at gagawa natin ng reaction. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Bigyan ko ng isang matindiang sparring dahil sa mga nagre-request or nag-aabang. Pero hindi dahil doon sa inaabangan nyo na mag-sparring kami o mag-training kami ni Map, no? Dahil meron naman kami pagkakaintindihan, dahil meron din akong laban na pinaghahandaan. Pero eto, malamang sa malamang, magalit talaga dito si Coach G kasi hindi niya kasi alam na pumunta ako rito. Kasi biglaan lang to. Kasi ang intention ko talaga, ayoko talaga makaagaw ng attention, no? Pero kailangan akong pasukan to. Putang na yung kalaban niya ito, walang alam sa hype. Let's go. Yan ang sinasabi ko mga kabakal. So ngayon meron ng hype kasi pumasok na si Bullet. So kudos kay Bullet. Talagang makakatulong si Bullet na ma-hype ito. Pero yung sinabi ni Bullet nga na hindi raw alam ni Coach G na pupunta si Bullet dito. At totoo naman talaga mga kabakal na itong si Bullet ay ayaw naman talaga niyang mang-agaw ng hype. Kaya ngayon lang siguro pumasok. So mga kabakal, tuloy natin. Thank you.
mukhang malakas pero hindi pa rin ganun kabigay yung suntok. Tigil pa rin yung suntok ni Map Soberano. Okay, okay yun ah. Suntok sa taas. So at least ito mga kabakal, nakakakita tayo ng spot. Tayo magkausap at saka si Samang mag-sparring, bro. Coach, bakit ano? Nag-training na kayo? Hindi, coach. Akin po, akin to. Walang may nalakas mag-training. Nag-training na kayo? Sparring daw agad eh. Sabi niya, alam mo daw. Ba't di mo sinasabi sa akin? Ah, sabi niya, coach, alam mo eh. Wala pa ako ang malbano. Eh, coach, akin to, coach. Ngayon tayo mag-usap, coach. Akin to. Walang may nalakas may laban. Okay, so comment lang muna ako dun sa naging sparring nila. So far, hindi natin masyado nakitang, more on relax lang si Bullet dito. Ang talaga naging aggressive sa pagsuntok dito, si Map Soberano sa unang sparring nila. At hindi naman ganun katagal yung kanilang sparring, pero napansin ko lang ha, baka naman sabihin ng mga tao na babash tayo, napansin ko lang na parang medyo mabilis yatang hingalin itong si Map Soberano. At given naman yon kasi nga naman mas mabigat siya. At kapag mas mabigat ka, at mas malaki ka, mas makakailangan ng maraming oxygen ang iyong katawan, lalo na kapag ikaw ay gumagalaw ng gumagalaw. So normal lang yan. At siguro medyo pagod lang siguro sa training si Map Soberano, kaya medyo napagod ng konti. So tuloy natin mga kabahan. Bakit ano? Bakit biglang ganyan? Alam mo na ba yung galaw niya? May galawan na ba? Bakit yung galaw niya, coach eh? Sige. Saka hindi ko naman masyado binaba natin eh. Ako nga binugbog eh. Gusto mo yung deadline? Mahapos ko nito. Nakadalawang paano na kami. Hindi ko. Tuloy nyo. Ha! Go! Boss, makayang tayo mag-usap, boss. Ayokong mangimasok, boss. Ayokong mangimasok eh. Pero... Ito na, ginawa mo na, boss. Okay lang. Sige, nandito na tayo eh. Wala, ikaw-contain lang tayo nito, mga bak. Ayos lang naman mo pakita. Diba yan ang sinasabi naman ni Korski? Dapat tayo ba makita? So, bahala na. Eh, nang gusto niyo, sige, game. So, tuloy niyo na. Game, bro. Wala ka pang headgear, oh. Ako, please, lahat. Ah, bigay mo. Nag-twist yung shoulder ko, coach. Masyado kayong ano eh, bro eh. Ano bang gusto nyo? YouTuber o fighter? Hindi, wala yan! Punta na ka! Para tayong baby yan eh! Tayo, ma'am, tayo. Nagwawala ng pangalan tayo eh!
Nakadalawang round na kami. Hindi nga kayo nag-warm up eh. Okay, nakadalawang round daw sila. Alas si mga kabakal, palaban naman itong si ano, si Map Soberano. May mga laman yung suntok niya. At para sa akin ha, opinion ko lang ito, parang magka-match sa skills itong si Map Soberano at saka si Bullet. Kasi nga naman, nagkabigayan ng suntok, parehong halos muntik matumba. Although mas unang napagod si Map Soberano kumpara kay Bullet. Kasi mga kabakal, malakas naman talaga ang cardio ni Bullet. Tsaka gumaan din siya. At mas mabigat kasi itong si Map Soberano. So normal talaga na unang mapapagod si Map. So yun yung naging, para sa akin ha, yun yung advantage ni Bullet kay Map. Pero imagine niyo kung sakaling pareho ng cardio or ng lakas ng hangin ni Bullet itong si Map. Ano yan? Magandang sparring yan. Pero dito, makikita natin at maaaring mapag-aaralan ito ni Mr. Mainit na, uy! Malakas sumuntok si Map. Bumibigay ng suntok si Map. Pero medyo mabilis mapagod. Or, baka naman ito ay isang strategy. Kunyari, na si Map pala ay mabilis mapagod, pero in reality, hindi naman pala. So, marami tayong mga pag-uusapan dito na conclusion. Kayo nang bahalang humusga mga kabakal. Tuloy natin. Shout out to Mr. 62. Eh, kung ganyan lang ha, ayaw agad niyang bumagsak. Balikan. Ano mangyayari dyan? Pare, ano nga eh. Eh, doon eh kasi naksanayan mo yung debaxing. Nakita ko eh. Ako to balance ka. Hindi kita in-MMA. Nakala naman ako to balance. Natubog ko na ako. O, paano ko ngayon? Ano, ganyan ka na lang? Pare, hindi. Gusto ko lang hype mo, oh. Gusto ko tulungan mo kami, pero hindi pwede ganito. Paano pag tinuto yung laban namin? Hindi pa lang Tibowski. Tapos pare, hindi mo talaga alam kung ano mangyayari. Yun nga pare, pero may laban pa ako, ilang araw na lang. Ayaw mo na! Hindi ako maayaw, paano to? Ibiliti ko ngayon? Ayusin mo, ayusin mo. Ayusin mo yan, coach. Maarte lang yan, coach. Kaya sinasabi ko sa inyo, kakahayin mo. Coach, ayusin mo yan, coach. Maarte lang yan. Gina! Pare, ayusin mo, ayusin mo. Gina. Puntang ina. Hindi ako maarte magdamasakan. Yan lang ba yan? Marami na eh. Yan lang ipapakita mo? Putang ina, gumulong ka lang. Wala naman nangyari sa'yo, ah. Gumulong ka lang. Bro, huwag yung gawin parang ano to. Hindi, kasi. Coach, ganito, ah. Putang ina. Hindi lang naman para sa inyo to, eh. Damay ako rito. Kasama pangalan ko. Ang akala nila, tinatalikuran mo kayo. Nakikita ko mga training nyo. Putang ina mga training nyo. Ano yung mga training nyo? Bakit gano'n ang smoke it? Oh, putin ka ba? Ha? Nandilin mo ako! Isopin ka ba? Nandilin mo ako, gawin mo! Oh, sinabihin mo ngayon! MMA ka, diba? Magaling ka trainer, diba? Sige! Ganyan ang ginawa mo sa akin ng 3K3! Diba? Ganyan ang ginawa mo sa akin ng 3K3! Ano? Kaya absent ako ngayon? Forget ka na-try sa akin dito, ganyan! Try sa akin dito, ganyan! Oh! Tama na, sige! Patayin mo na ako! Kill na! Patayin mo na dito, ganyan! Ano? Ha? Patayin mo na, sige! Kill! Coach, sabi! Oh, sige, coach! Para dito ka! Coach, tag, Berna! Para dito ka! Para dito ka! Putang, garnahin! Kalma lang natin! Parang ka na kung takal lang! Ganda! MMA! Ano ang guys, hype? Chill lang tayo mga bro! Yan ang sinasabi ko! Putang ina, nakasanayan niya! Putang ina! Ano yan? Ano klase training yan? Chill lang tayo, may mas... Okay. So mukhang nagkapikunan. Although, kung isipin mo nga naman, may punto rin naman yung sinasabi ni Bullet na kailangan talagang i-train niya ng hard itong si Mainit, ay si Map, dahil nga naman damay itong si Bullet. Kasi nga naman team mandirigma itong si Map. So syempre, kung maganda yung magiging respond ng mga tao kay Map, points yan kay Bullet. Kung hindi magiging maganda ang respond ng mga tao kay Map, then hindi rin magiging maganda ang points dito kay Bullet. So normal lang yan. So medyo nagkapikunan sila. So marami nagsasabi na scripted daw. Para sa akin, hindi naman. At para sa akin, maganda yung ano, yung pinakita nila na ganito. Yung ibang side, mas may engage ngayon yung mga tao sa mga nangyayari. At pwede rin naman na ito isang uri ng strategy para kapag napanood ito ni Mainit, alam yon, mapag-aralan na, uy, ito palang si Map Soberano, ganito pala yung skills niya. Pero hindi naman pala. Pero so far, okay to. Ito yung hinahanap natin.
na mapag-uusapan ng mga tao. Scripted man o hindi, entertaining ito. At mayroong istorya. Anong istorya dito? Nagagalit si Bullet kasi hindi satisfied si Bullet sa training sa pinapakita ni Map Soberano. Nagalit si Bullet, na bad trip si Map, sinapok ni Bullet si Map, nag-aaway ang Team Mandirigma, nag-aaway ang magkaibigan. Ito ba ay totoo? Ito ba ay hindi? Ito ba ay permanente? Ito ay panandalian lamang. So far okay ito, pero syempre, sana magkaayos sila, sana mas matuto pa itong si Map Soberano, at sana'y, alam yun, hindi tayo mapikon. Dahil mukha namang itong si Bullet ay kahit medyo harsh, pero parang hindi naman. Kasi parang match lang naman sila sa kanilang sparring. Mukhang si Bullet naman ay hindi niya binubully itong si Map Soberano. Maaring sa salita, pero ang tingin ko'y binibigyan lang niya ng proper training or binibigyan lang niya ng reality na dapat i-improve mo yung sarili mo. Or baka pinupush ni Bullet na hindi naman nagustuhan ni Map, kaya siya napipikon. Pero sana magkaayos sila. Kasi yan yung kailangan. Okay, tuloy natin. Malaking labang pa tayong paparating. Wala to, part lang ng mas malaking laban. Dapat kasi nagsasabi kayo, bro. Upload mo, paranida ka! Tinatala na ito lang sa'yo, pero hindi mo pwede sinain. Paano to ngayon? Hindi to ate mga par. Seryoso kami nagtitraining. Pwede si coach din na-destimate niya. Wala na, puro hype na lang to. Wala na katotohanan. Yan ang gusto nyo. O, ito nga yung totoo. O, ito nga yung totoo. Kaya sabi ko na eh, dadaan na naman sa takedown eh. Ganda lang na takedown pa. Nung 3v3, okay yan. Mabahit na ako magpapagulag sa 3v3, di ba? Kita niyo naman, puro basa ako, puro dugo. Pero ngayon, Bernakel na, hindi pala alam ni Coach G. O ngayon. Okay, upload na yan. Ha? Total hype ang gusto niya. Hindi niya pinakalaman kay Coach G, kasi si Coach G ngayon minamaliit niya as trainer ko. Di ba? Nung 3v3, okay lang, putang ina. Kahit puro basa ako, wala akong tulong palayo sa pamilya ko. Tinitiis ko para magpapakita sa inyo kahit di na ka mag-hype. Pero ngayon wala akong katulong sa hype eh. Kung ito tulong na sinasabi niya para sa akin, hindi na lang. Magpupokus na lang kay Coach G. Ayoko nang ganito, tinututo ko yung orfisi kasi hindi lahat bata manood. Yung iba matured. Anong oras kayo dumating bro? Mga 10 a.m. coach. Sa saan oras kayo nagsimula ba? Wala na ako sa orfisi. Nagpupokus na ako sa shadow box. Tapos nag-aama na kami mag-farin eh. Medyo nag-partner play na nga kami. So, isto sa kami na siyang dumating. Sabi niya, transparent partner. Sabi ni Coach G, nagpakalam na ako mabilisin lang to. Tapos ganun. Kaya hindi ko gano'n sinusuntok eh, kasi sabi mo sa akin, di ba? Huwag suntok na suntok, hindi na naman tumatama. Oh, sige, ganito. Ganito gawin natin. Hindi mo ba napansin? Utang ina, nag-i-sparring tayong dalawa. Hindi nga ako halos sumusuntok. Hinahayaan kita. Dahil gusto ko maramdaman yung bigat ng kamay mo kung talagang magi-deliver ng maayos. Tama. Or talagang meron tayong ibibigay dun sa nalalapit na laban. Wala akong nakita ng training nyo na ganyan. Nakikita ko training nyo, puro miss. Hindi ko pinakikailaman, hindi ko pinangimasukan si Coach G. Hindi kita pinangimasukan. Pero putang ina naman, ang lapit na ng laban. Yung pa lang din ang ginagawa nyo, tapos magagalit ka sa akin. Naghahanap kayo ng tulong ko, ng suporta ko sa hype. Putang ina, hindi lang naman basta-basta hype ang pinag-uusapan dito. Yung laban. Eh putang ina, kung hindi, coach, ito ha. Sige, okay. So, may punto naman talaga itong si Boss Bullet. Kasi unang-una, di ba napansin nga natin, hindi masyadong hindi masyadong sumusuntok si Bullet. At ang talagang sumusuntok ay itong si Map Soberano. At katulad nga sinasabi ni Bullet, kaya hindi siya sumusuntok ay dahil gusto niyang maramdaman yung suntok ni Map Soberano. Mukhang ang pagkakaintindi ko dito, hindi satisfied itong si Bullet sa suntok ni Map Soberano. Kaya napipikon siya. Kasi nga daw, malapit na yung laban, pero ito pa lang daw yung parang na-reach ni Map Soberano na level para lumaban. So, ito yung pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Bullet na nagigets ko naman. Na nagigets ko na kailangan talaga ng seryoso at hard training ni Map Soberano. Tuloy natin. Salita. At ako din muna ako. Sasabihin niya sa akin na MMA daw yung ginawa ko, coach. Samantalang yung pagsuntok niya, pinus ko siya na out of balance, hindi ko naman siya sinundan eh. Paano kung ganun ang mangyari sa'yo dun sa laban? Hindi mo manasabi talaga kung ano yung mga mangyayari pagdating dyan sa sparring. Natural.
Tama, tama. Kasi hindi naman yung MMA. Parang tinulak lang ng konti ni Bullet. At the same time, may under clinch kasi. Yung pwede kang hawakan dito. Paano kung ganun? Kasi pwede kang tumulak sa bare knuckle. Pwede mong itulak, pwede mong hawakan. Under clinch, under hook ba yun? Pwede ganun. Hawakan yung shoulder mo. Pwede kang hawakan sa ulo. So maraming pwede mangyari at pwede kasing magtulakan. So paano nga naman kung yung nangyari sa loob ng cage ay ganun, katulad ng ginawa ni Boss Bullet. So maaaring yun talaga yung pinapaliwanag ni Bullet na kailangan masanay ka na. Kailangan ipakikus yung limit mo. Puta ka, nakita mo nakipag-sparring ako sa'yo, wala akong headgear, wala akong mouthpiece. Hmm. Yung ba hindi mo naisip? Yung sinasakripisyo ko para sa inyo, yung para sa kanya sinasakripisyo ko. Kahit ang dami niyong pesa ko tinamaan, di ba? Puro sa pula ko. Puro cover lang ako, hindi ako masyado sumusuntok dahil gusto kong tanggapin lahat ng suntok niya. Dahil gusto kong maramdaman kung gano'ng katibay. Oo, malalakas yung suntok niya eh. Pero ang magigali kasi doon, nangingibabaw sa kanya, yung putang inang ego. Eto nga sila, kapriso ko na nga rin si Coach Gio. Dahil alam kong hindi papayag eh. Putang ina naman eh. Alam kong hindi papayag. Pero kailangan kong gawin, ang daming tao naghahanap kung ano yung dapat niyang kaya niya ipakita. Tapos sa ganyang klaseng sparring, putang ina, para ka rin palang si mainit eh. Si Lee Bagin, putangin na iiyakin din eh. Tumumba ka lang ng konti, nag-iiyak ka na. Putangin na kung ako nasa sitwasyon mo, tatayo ako. Tama mga kabakal. Actually, alam niyo naman mga kabakal, may issue kami nito ni Bullet. Pero agree ako sa sinasabi ni Bullet. Kasi wala tayong nakitang reklamo dito kay Bullet. Sa mga training na ginawa niya, wala akong nakita na umiyak siya at nagreklamo. Mga kabakal, yung mga training na binibigay sa kanya ni Mark Mugen, intensyon, kasi ako mismo, nagbibigay ako ng ganung training sa mga client ko. At minsan, hindi ko nga maibigay yung ganung klase ng training kasi nga, wala akong kliyente na kasing lakas ng mga athlete na katulad ni Bullet. So, yun lang talaga ang props dito kay Bullet na nung training niya, ay hindi siya nagreklamo talaga. At yun siguro, syempre, yun yung ina-expect ni Bullet kay Map since na team mandirig nga maangat yung si Map. So, wala akong nakikita na masama sa gustong i-share or ituro ni Bullet kay Map Soberano. Pero ito yung opinion ko lang. Nakita mo sa akin, maaba ka na isang kamay. Putang na hindi mag-iiyak kagad na ganyan. Hindi, alam mo boss, ang mali, tiniradaan niyo kagad ng sparring. Diba? Hindi naman siya, naiintindihan mo yung sinasabi mo na hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari sa laban. Naiintindihan ko yun. Pero feeling ko to si Map, nag-hold back yan. Kasi nga, hindi ko alam kung bigla kayo nag-sparring. Wala kang pasabi sa akin. Okay? Wala kang pasabi sa akin, number one. Okay? First of all, si Map, ang alam ko, may sinetap akong sparring, hindi ikaw. Okay? Meron akong sinetap na sparring na kahit niya at sa ka-weight niya. Okay? So malamang si Map nangangapa yan. Kung gusto mo, masama loob mo sa isa't isa, then ituloy na. So, hold back. Hindi ka na, coach. Hindi ka na nandirito ako. Kasi, coach, unang-unang mahirap ang nilalaban ng tao. Nawala yung coach niya, half-hearted din. Nakita ko pagdating ko, akala ko nga sila na yung nag-sparring, okay lang eh, kasi sila yung nakaset eh. Paglapit ko, ikaw yung nandito, nakikita ko yung mga suntok na pigil na pigil eh. Diba? So, kung gusto mo, tara, tuloy natin ngayon. Sinasabi ko ganito ah, sige. Hindi kasi boss, totoo lang ang pangalit ng binitawa mo kanina sa loob eh. Medyo personal, di ko alam kung may galit ka pa rin ba sa akin oh. Hindi ko na maalam, hindi ko naman inagaw sa'yo si Mac. Hindi, wala akong galit sa'yo. Hindi ko inagaw si Mac. Ang sa'kin lang, tos gusto ko pa isurpresahin sana, kaso wala ka dito. Pero, di ba, part na ako ng corner, di ba? Oo, corner ako, di ba? So, isa lang sa mga coach. Ang pinag-uusapan natin, coach, ang pinag-uusapan natin is, tumirada kayo nang wala ako. Wala ako, wala kayong masabi sa akin. Okay lang, na-surprise ka. Surprise nga ako na nandito ko eh. Pero yung ganun na ginagawa nyo, nabigla kayo nagbabanatan, wala pa palang warm up yung tao. Diba? Bigyan mo ako. Nag-aano na rin yan. Nag-shadow boxing na. At saka mag sasabihin sa akin na ano, coach, may galit pa ba ako sa'yo? Parang ikaw itong may galit pa eh. Wala. At saka lang mag-usap, coach. Bigyan mo ako sa kami ng 10 minutes. Bigyan mo sa kami ng 10 minutes. 10 minutes. Sa round na lang. Sige, 10 minutes. Punta ka na ano, isang round pagkatapos. So, hindi ko lang mag-gets, bakit may alitan ba? May alitan ba si na ano, mga kabakal? May alitan ba si Bullet at saka si G-Bote? Kasi parang alam ko wala naman eh. Nagkaroon ba sila ng issue? Kasi yun nga eh, nasabi nga ni Bote na baka may galit daw si Bullet.
Tapos sinabi naman ni Bullet, wala naman daw. Eh baka naman daw si Bullet, alam yon. So ano bang nangyari sa dalawang to? Kung alam ko naman, okay naman itong si ano, si Bullet at saka si Coach G. May nangyari ba? Okay, sabi ni Bob, dati boss nagkahamunan yung dalawa. Oh, pero ang tagal na nun, di ba? Hanggang saan naging kalaban ni Bote itong si ay ang naging kalaban ni Bullet itong si Bob. Okay, katulad sabi ni Kenneth, katulad din nangyari kay Mainit, tsaka kay ano, Mamot. Well, kung ito ay katulad din nangyari kay Mainit at kay Mamot, para sa akin mas hype ito. Mas may puso. Mas may istorya. Para sa akin ha, mas maganda yung pagkaka-execute. Oo, yung dating hamunan pala. Ah, yung dati pa pala yun. Dating issue nila. Oh yeah, tama ni direction ng Miron. Scripted or not, enjoy the show. I want hype now. You got hype. Yes, this is good. And ako, nadadala ako ng emosyon. Napapatutok ako. So okay to. Totoo man o hindi, sana magkaayos sila. Okay, tuloy natin. Pagdating ng laban, ganyan siya, ayaw na siya. Ganun na lang yun, ayaw ka na. Pagdating ng laban, ganun. Puta, hindi naman natukod yung baligat eh. Tumumba lang eh. So tumumba, ano makikita ron? Nagdadrama ka? Tapos ayaw na? Huwag natin iisipin na putang ina, manalo't matalo ka, umayaw ka tindi, may bayad ka. Huwag natin iisipin na ganun. Tama. Manalo matalo, kailangan ano... wag natin isipin yun. Kailangan performance tsaka hype. Huwag nyo kasing gawing ano trobs yun ang sinasabi ko sa inyo eh. Tapos sasabihin sa akin content? Putang ina, ano ba mapapala ako dito? Tigil eh putang ina sa inyo to. Tigil nyo muna yung video ko. Ano muna tayo? Tara na. Bob, tara. Sige coach. Maybe. Isang ano pa tayo, wala nang video. Tanggalin yung video. Isang round pa. Para makita ko kung talagang putang inang... Hindi ko matanggap na putang ina, nag-iiyak ng ganyan to eh. Patayin niyo yung video. Sige, patayin na yan, coach. Patayin na yan. Sige, isang round pa. Tigil niyo na yan. Alright. Okay. So, yun. Kung gusto mo mapanood ng full video, pumunta lang kayo sa YouTube channel. Boss Bullet. Okay. So, it feels... So right, yung nangyari. Yung pala yung ibig sabihin nun. Kaya pala kanina, hindi masyadong sumusuntok itong si Bullet kay Map dahil gusto niyang maramdaman. Pero yun nga, para sinasabi ni Bullet na nung una, sabi niya na hindi siya content sa mga suntok ni Map. And then nung huli, sinabi niya, malakas naman daw yung suntok ni Map. Yun nga lang, medyo maarte daw kasi nung tinulak niya, ay sumakit daw yung shoulder. At nagalit naman si Map dahil bakit daw siya ni wrestling. Well, para sa akin, hindi naman ganun talaga ka big deal yon para magalit siya. Ito yung opinion ko lang ha, para magalit siya kay Bullet. Kasi nagigets ko naman yung gustong mangyari ni Bullet na kasali siya dito sa Team Mandirigma. Sino ba ang nag-recommend, mga kabakal? Ang nag-recommend na lumaban si Map Soberano sa URCC, wala namang iba kung hindi si Bullet. And totoo ito. Kung wala si Bullet, walang Map at Mr. Mainit na maglalaban sa URCC. And if I'm not mistaken, mga kabakal, kung wala si Bullet, walang Map Soberano. Kasi unang-una, si Mr. Mainit, ang alam ko, meron talagang laban din yan. At ang gustong labanan ay si Bullet. Dapat, Mr. Mainit and Bullet. Okay? Si Mr. Mainit may laban talaga yan. Kung baga mangyayari, si Map Soberano parang maghihintay uli para magkaroon ng laban. So, ang ginawa ni Bullet, hindi niya tinanggap yung laban kay Mr. Mainit dahil gusto niyang bigyan ng chance ng pagkakataon itong si Map Soberano para lumaban, para sumikat. So, syempre, sa site ni Bullet, gusto niyang makakita ng magandang laban, ng effort sa sparring, sa hype, dahil siya yung nag-recommend sa URC. So, imagine niyo mga kamakal, kunyari, nirecommend ni Bullet itong si Map Soberano para lumaban sa URCC. Pagkatapos hindi nagustuhan ng URCC management yung performance na pinakita ni Map. Let's just say, sa laban, hindi nagustuhan yung performance sa laban.
Napagod ka agad, hindi kinaya yung katawan, o let's just say, hindi na gustuhan yung hype. So, syempre, ang balik dito, kay Bullet. So, normal lang si Bullet na magalit ng ganito, na dapat hindi pinepersonal ni Map Soberano. Pero syempre, i-take considerate din natin yung sinasabi ni Map Soberano. May tama din naman sa sinasabi ni Map Soberano. Pero kung isipin mo, may tama din naman itong si Bullet. Dapat pagkakaintindihan sila ng maayos. Kasi same sa akin, nag-recommend ako, kunyari, na-recommend ko, Tigasin ng Cavite, at saka itong si Damsa. Hindi satisfied ang URCC sa nirecommend ko. Sino mapuputukan? Yes, mapuputukan sila, pero mas mapuputukan ako dito. So same din siya sa katayuan ni Bullet. Na gusto niyang makakita ng magandang performance. Kaya sinasabi niya, simple lang yung nangyari, pero itong si Mr. Itong si Map Soberano, eh sabi ni Bullet, iiyak-iyak, na parang si Mr. Mainit. Diba? So maaaring hindi nagustuhan lang ni Map Soberano yung ginawa ni Bullet, pero may reason na may ginagawa ni Bullet eh. Parang yung ginawa ni Mamot kay Mr. Mainit, anything can happen sa loob ng cage. So yung surprise attack na ginawa ni Mamot kay Mainit, surprise yun para masanay itong si Mainit. So same din siya na nangyari. Okay? Kaya yun. Hindi naman sa gustong gulpihin or gustong saktan ni Bullet itong si Map Soberano, gusto lang niyang iparamdam yung mga pwede mangyari at gusto lang sigurong i-express ni Bullet na siguro nararamdaman ni Bullet na hindi pa ready itong si Map. Based sa mga sinabi ni Bullet, hindi pa ready itong si Map, kaya ganoon siya magalit kasi ang nag-recommend sa kanya sa URCC ay si Bullet. Binigay na ng chance si Map, 'di ba? So syempre, huwag din tayo magalit kay Bullet. At alam niyo, may issue kami ni Bullet. Pero kung pag-uusapan natin yung real talk, may laman yung mga sinasabi ni Bullet. Although syempre, take considerate din natin na nasaktan itong si Map Soberano, pero it's part of the training. 'Di ba? Sabi ni Bob, may tama si Bullet dito, coach. Ayos ginawa niya, malupit na gulatan ang ginawa ni Bullet, medyo di lang siguro nakuha ni Map. Yes, di lang siguro nakuha ni Map. Nagulat. Pero, yan yung magandang hype. Ito yung hype na pinag-uusapan natin. Reality, totoo. Ito yun. Ito yung hype na pupukaw sa attention ng mga tao, magiging intrigue yung mga tao na, uy, hindi boring. Hindi naman toxic eh. Toxic ba yan? Hindi yan toxic. Reality yan. Kapag ikaw ang nag-training, malamang kahit hindi mo i-video, may mga tao, especially coach mo, na magsasabi sa'yo ng ganyan. That's reality na we want to capture sa vlog. So far, okay ako dito. Hindi dahil nag-aaway sila, kung hindi dahil napapakita nila yung emosyon, nakikita natin yung talagang intention. May istorya. Okay? So, sana magkaayos sila, pero sa video na to, mag-a-agree ako kay Bullet. Pero ano ang inyong opinion, mga kabakal dito? I-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. May video rin daw si Map eh, no? Tingnan natin yung video ni Map. Ah, wala pa. Wala pa ang video nilalabas si Map. Ah, meron na. Okay, so tignan naman natin mga kabakal yung video. Ito yung video. Okay. So ngayon naman mga kabakal, bibigyan natin ng video reaction, yung video ni Map. Para makita natin yung kanyang side. Alright? So mga kabakal, ito po ang clip ng video. And then, parang nayanig si Bullet eh. You know? Ito pala
naman na makipag-sparring kay Map, mas mabigat sa'yo, mas matangkad sa'yo, wala ka pang headgear. May oh! Ayun ka. Ang kasagutan. Yeah, so hype. Ayan pala yun, yung kumaskas. Hype, no? Okay lang, yan talaga. Alam ko naman na utang na load ko to sa'yo. Kundi dahil sa'yo, wala ako dito. Pero kung ganung ding klaseng hype lang talaga ang mangyari para pumot ako, okay, ipis. Hi, pero paano to ngayon? Diba? Tinatanong kong utang na loob sa ito, pero parang ikaw di sisira. So yun pala yun, kasi nga tumama yung elbow ni Map. At yun nga, narinig yun rin naman, tinatanong na utang na loob ni Map Soberano ito. Dahil katulad ng sinabi ko, si Boss Bullet ang dahilan kaya nagkaroon ng laban si Map Soberano. So magpaka-practical na lang tayo dito. Okay? Since naman na nailabas na rin to at marami na lang nakakagets at ilang beses na rin sinabi ni Bullet, so ganito yan. Unang inoferan dito, si Bullet at saka si Mr. Mainit. Okay? Kinausap si Bullet at si Mr. Mainit ng matchmaker. Okay? Ang sabi ni matchmaker kay Bullet, ang sabi, ilalaban ka namin Bullet kay Mr. Mainit. Okay? Yun ang sabi. Ang sabi ni Bullet, hindi ko lalabanan si Mr. Mainit. Ang reason ni Bullet, dahil ang gusto kong labanan ni Mr. Mainit ay si Map Soberano, which is nasabi naman ni Bullet sa mga video niya na gusto niyang bigyan ng pagkakataon sumikat itong si Map Soberano. Kaya binibigay niya yung chance kay Map Soberano. Kaya nga naman napikon at nagalit itong si Mr. Mainit. Kasi nga naman ang gusto niyang makalaban talaga at ang may beef talaga ay itong si Mr. Mainit at si Boss Bullet dahil sa pagsapok ni Bullet ng cake sa mukha ni Mr. Mainit. At nakita nyo rin yan, sa press con nung ako ay hinila ni Bullet at tinangkang choke, nagalit si Map Soberano. Kaya po hindi scripted yon yung ginawa sa akin ni Bullet at yung pagkasalita ni Mr. Mainit, hindi scripted yun. Sabihin ni Mr. Mainit na unang-una, bakit yung si Kabaka lang hinahamon mo? Eh ako ang gustong lumaban sa'yo. Tandaan nyo, sinabi ni Mr. Mainit yon kay Bullet. Kasi yun ang totoo. Yun ang totoo. Na tinanggihan ni Bullet yung laban kay Mr. Mainit kasi binigay niya talaga kay Map Soberano. Kaya yun, nanggaling na rin kay Map Soberano na malaki daw ang utang na loob niya kay Bullet. Then, kung ganun din naman daw mangyayari, wag na lang daw. Okay? So mukhang ito rin yung sparring na pinanood natin kanina. So tuloy natin sa mga sinasabi ngayon ni ni Bullet. Tignan muna natin yung balyahan. Ito yung balyahan. Ito pa lang naman halos eh. Hindi ko alam kung saan tumama yung siko. Doon yata sa pero kung naman kasi binagsakan ng siko eh. Parang ano lang. Pero sumakit daw yung shoulder ni Ni Map. Layan. Okay. So nakita na natin to. So tuloy natin sa sinasabi ni Map. Para magaling yung reaction. Yan, so yan yung nangyari kanina. So in the first place, hindi talaga alam ni Coach G nangyari na. PPM kami, hindi ko alam na hindi pala alam ni Coach G kung ano yung plano niya. So
nasaktan lang ako doon kasi nung bigla siya nag-hysterical about kailangan namin siya, walang hat, dahil di, alam mo yun, parang may utang na loob kami kung bakit siya nandun, kaya tumutulong na siya, parang kami pa yung masama dahil nagkaganon yung kanina. Pero ang na-out of control ako doon sa mga sinabi niya na parang anong petsa na malapit na laban mo, puro ganito lang yung sayo niya. Siyempre si Coach G, isa yan sa naglalaan din ng oras sa akin. Parang ako yung nag-guilty na yung tao wala nang hinihingin bayad. Although ako, kilala mo ako mismo, Bullet. Hindi ako basta hihingin ng tulong dahil alam ko busy ka rin. Alam ko yung mga collaboration mo, kailangan mo gawin niya para sa sarili mong channel. Pero nagpapasalamat ako sa'yo na tutulong ka. Pero yung nangyari kanina, parang yun nga, parang ikaw yung makakasira. Imbis na ikaw yung mag-angat sa akin, parang kung paano ko i-down ng kalabang ko, ganun mo rin pala ako i-down ngayon. Isa 3v3 na preference. Okay. So, medyo nag-gets ko rin naman ito sinasabi ni Map. Dahil, hindi niya nagustuhan yung sinabi ni Bullet. Okay, so maaring ito ay real talk ni Bullet kay Map Soberano. Real talk na, kasi minsan kailangan mo ng real talk eh. Na anong petsa na? Ang lapit na ng laban mo, pero ito palang yung kaya mo. O ito pala yung ano mo, yung pinapakita. Although, nakita naman natin, nung sinuntok ni Map Soberano, itong si Bullet, eh nayanig. Kasi nga, walang headgear. Malakas din naman. Pero yun nga, hindi naman satisfied itong si Bullet. So, nag-gets ko rin naman yung naramdaman ni Map Soberano na, wait lang. Ang nag-train sa akin, si Bote. Si Coach Jerome. Tapos nasabihin mo na hindi ka content. So, syempre, sa pakiramdam siguro ni Map Soberano, wait lang. Parang ang nangyayari yan nasisisi pa ngayon ang coach ko na si Jerome Bote. E samantalang siya lang yung nagtitrain sa akin, hindi pa nga nagpapabayad yan. So, syempre, sa side nga naman ni Mr. Mainit, medyo nasaktan siya. Pero yun nga, minsan kasi kailangan tayong tumanggap ng real talk. Although valid naman, valid. May rason naman talaga para sumama yung loob ni Map Soberano. May reason, okay? Pero yun nga, minsan kasi kailangan tumanggap tayo ng real talk or ng harsh na words. Kasi minsan yun yung way ng ibang tao na nagmamalasakit sa atin eh. Diba? Pero ito yung opinion ko lang. So tuloy natin. Presyo, kita nyo naman, diba? Halos puro ano yung mukha ko, puro pasa ako sa tiyan, sa hita, putok-putok din yung mga ganito, kakaaksal na sipa niya. Tapos ilang beses din ako nagkakaroon ng mga ilang nararamdaman dahil sa mga role namin. Tinitiis ko yun kasi alam ko yung ganun siya mag-train. This time kasi hindi naman to MMA. Vernacle siya. So nagulat na ako kanina, ito yung mahirap sa hype eh. Kasi pag si Bullet nag-hype talaga, hindi sabihin ko anong gagawin. So nagulat ako, bigla siya nag-clinch na ganun. Possible, ma-out. Alright, so actually totoo yan. Pag si Bullet ang nag-hype, hindi niya sabihin. Biglaan na lang, parang yung ginawa sa akin sa press con. Biglaan lang ako hinila. Out of balance talaga ako. At yun na nga, ito na nga nangyari. Dahil lang sa hype. So, kanina pa ako na emotion mga bat. Na-control ko na lang sarili ko kasi mahirap din yung masyadong iniisip talaga pag may laban. Imagine first time natin to tapos ganito yung mga nangyayari. Yun na lang, bahala na lang. Kung hindi maintay ng tao, sinasabi kong hype doon sa cage load ng cage, kayo nang bahala. Tatapusin ko na lang to. Okay, so alam niyo na, crap cut ang ginamit. Well, mga kabakal, ito ang aking opinion dito. Katulad nga sinabi ni Carlo Ramirez, at least na-hype pa siya, trending. Yan ang kailangan natin. Okay, pero yun nga, hindi natin isinasantabi ang nararamdaman ni Map Soberano kasi nga naman nasaktan siya sa mga sinabi sa kanya ni Bullet na real talk. Although nakita rin naman natin sa sparring na meron naman talagang kakayanan sumuntok itong si Map Soberano, malakas din naman dahil kitang-kita naman nayanig si Bullet sa suntok ni Map dahil unang-una mas mabigat itong si Map, mas matangkad itong si Map. So normal, wala kang headgear tapos ka-sparring mo mas mabigat, mas matangkad sa'yo. Unless na lang, ikaw ay pro boxer, kaya mong saluhin yung mga suntok ni Map. Okay? Pero yun nga eh.
Real talk yung sinasabi kasi ni Bullet. Na disappointed siya. So wala tayong magagawa kung disappointed si Bullet. Pero syempre, wala rin magagawa si Bullet kung hindi nagustuhan ni Map Soberano yung ginawa niya. Okay, so sana magkaayos sila. At sana'y maayos nila ito ng maayos. Dahil malapit na yung laban. Ang kailangan ngayon ni Map Soberano ay suporta na talaga magtitrain sa kanya. At sana ma-realize nila na sila rin naman ang magtutulungan dito. Diba? Kung ayaw man ni Map ngayon ng hype, eh, yung nangyari kanina sa kanila ay hype to. Ito yung gusto ng mga tao na, alam yon, na wala, nasa ano tayo, nasa social media tayo, practical lang tayo. Mas ngayon pag-uusapan ng mga tao to. Diba? Although may mga nagsasabi na parang ginaya raw yung kay Mr. Maid, eh kahit pag ginaya, very interesting yung nangyari. At may real talk, may istorya. May istorya kasi reasonable yung pagkakagalit ni Map Soberano kay Bullet na wait lang, minamaliit mo ako. Samantalang wala ka naman dito. Nung ako ay nagtitraining, hindi naman ikaw ang nagtitraining sa akin. Si Coach G ang nagtitraining sa akin. Sasabihin mo, baliwala yung ano ko, yung aking skills ngayon. Sasabihin mo ako na hindi ka kontento sa aking skills, na kulang pa. Wait lang muna. Nakaka-hurt ka. So siguro ganun, naramdaman ni Map Soberano. Ito naman si Boss Bullet. Eh ako nga eh. Eh ako nga, hindi ako nagre-reklamo eh. Kahit anong mga training eh. Ang alam ko eh, kailangan ko mag-training ng maayos. Hindi, real talk lang. Siyempre si Bullet naman, sinasabi niya na kailangan ibigay mo talaga yung percent na lagpas pa sa 100% para makapagbigay ka ng magandang laban. So wag ka daw, yun nga, sabi ni Bullet eh, wag kang iiyak. Kailangan malakas ang loob mo. Diba? Wag magre-reklamo. Oh. Hype talaga. Oh, yan, sabi ni Tech Mike, grabe naman yung hype. Grabe talaga. Yan ang hype. Yan ang tinatawag nating hype. So ngayon, we can expect na yung mga sunod na lalaban sa URCC na vlogger, yan yung ipapakitang hype. Kasi hindi mo makikita yan sa mga professional fighter. Wala tayong hype na makikitang ganyan sa mga professional fighter. Kaya nga, malaki ang pinagkaiba ng mga vlogger na lalaban sa URCC kumpara sa mga pro fighter na lalaban. Walang ganyan. So that's why this is very interesting. Ito yung makakapag-market sa laban nila. Pero sana, eh, magkaayos sila. Kasi, kasunod nga sinabi ni Nibram, MB, tuwang-tuwa na naman si Billy Jack nito. Bakit kaya? Sabi ni Cookie, sana hindi magkaayos. Hype-hype gusto natin eh. Pwede, magandang idea rin yan. Sabi ni Mag, sabi sa inyo, iyakin eh. Hype pa rin yan. Tsaka okay to, naglabas ng sparring. Ito yung inaantay natin. Diba? O katulad niyan, o sabi, ayos tong nilabas ng Team Mandirigma, Coach, naglabas sila ng gitong hype. Hype na hanap nyo, ito na. Yan, tsaka makita din natin ito. Lakas ng suntok. You know, at least nakita natin kung gaano kalakas yung suntok ni Map Soberano. So ngayon, wala na magsasabi na mahina. Kahit paano, nayanig si Bullet nung sinuntok ni Map. Hype talaga to, ang dami nangyari. Nakita natin kung paano sumuntok itong si Bullet, ay itong si Map kay Bullet, nayanig. Nakita natin kung paano nagalit si Map, nagalit si Bullet, and then nagalit si Bote. Hype to. This is hype. This is reality. Oo! O, di ba? Tingin nyo ba mga kabakal? Kung hindi natin in-stress si, ano, si Map Soberano, so tingin mo ba? Hindi pupunta si Bullet doon? Tingin mo ba kung hindi dumami yung mga basher na sinabihan si Map na kung ano-ano, hindi gagawin ni Bullet to kay Map? Oo. Hype to! Pag-uusapan ngayon sila, makikinabang sila. Magandang hype to. Ayoko nga, machok na naman tayo ni Bullet pag ginaya ko. Oo, tuloy-tuloy lang yung hype. Okay? Pero yun nga, yun ang aking komento, pero sana yung magkaayos na sila. Or sana hindi mo na magkaayos para may hype, di ba? Ano ang inyong komento dito mga kabakal, comment yun down below para malaman natin at makarating.
sa kanila. Sabi ni My Games Plays, Idol, kasi one round pa lang, parang humiga na. Paano kung sa totoong laban na yon bugbog abutin? Wah! Sabi ni reaction ng Meron, don't worry boys! Marami pang parating. Yan ang inaabangan natin. Si Mamut, ang hirap gayahin ni Mamut eh. Puro tawa yun eh. Okay, so tuloy tayo. Magkakapasok tayo ng ano. Magkakapasok tayo para makita ko ang inyong opinion. Ang ating opinion. Nagustuhan nyo ba ang hype? Or ayaw nyo ng ganitong hype kasi toxic daw? Ano ang inyong komento? Pagbalik ko, pasok kayo sa live natin. Alright, so alright, so ito po ang ating ano link. So sabihin nyo sa akin, sabihin nyo yung reaksyon. Nagustuhan nyo ba ang hype? Or hindi nyo nagustuhan ang hype ni na Bullet at ni Map Soberano? Okay, so pasok po kayo. Sa mga gusto pumasok, make sure nakabukas ang inyong camera at ang inyong audio. Pwede ang basher, pwede ang supporter, pwede ang neutral. Maraming salamat, Dante Madarang. May boses ka, Coach Alexis, sa pagre-real talk regarding sa hype. Yes, praktikalan lang tayo. Trabaho lang. Pero yun nga, ano tayo? Hindi tayo na may personal. Oh. So sabi ni Bram, nagalit si Bullet dahil malakas ang suntok ni Map, yun ba yun? Ayun lang, hindi talaga, sino ba nag-hype ng ganyan? Di maganda ang hype kapag lagi na may mention yung patayan. Walang ganyang hype, toxic yan, hindi ganyan ang hype. Dapat yung hype nakaka-relate yung mga tao na hindi toxic. O, yan ang ating link, mga kabakal. Si Bullet nga, na malaki ang katawan, tinamaan ng suntok ni Map. Mga kabakal, malaking tao kasi si ano? Mga kabakal, malaking tao si Map Soberano. Mayayanig talaga ang susuntokin nun. Kahit sabi mo na hindi marunong sumuntok, pag ganun kalaki, yung pwersa nun, malakas yun. Tapos wala ka pang headgear. Eh nakita ko na lang personal si Map Soberano, mga kabakal. Malaki talaga. Ikaw ba naman, Map Soberano, 6-footer. Boss Bullet, 5'5". Tama ba? 5'5". O sige nga. Tapos yung bigat, magka... Si Bullet, ang alam ko, 75 kilo. Tama ba? O, Map Soberano, 85 kilo. So 10 kilo. O. Sige, gawa natin ang reaction niyan. Sabi ni Bob, ayos tong hype na ginawa nila ko. Suporta ako dito. Good job, Team Mandirigma. That's good. Sabi ni Carlo Ramirez, Mr. Mainit, sasabihin ako daw iyakin? Eh siya ang literal na iyak kay Bullet? Patay! May banat si ano? Mr. Mainit kay ano, map nito? No?
Tama, no? Sinasabihan ni Map ng ani. Iyakin si ani. Sinasabihan pala ni ano ni Map Sobrano na iyakin. Itong si Mr. Mainit, eh, pupertahan ngayon siya. Ni Mr. Mainit. No, tama. Ice water, 4-3 si Bulag. Ha? Ano yan? Bata, 4-3, 5-5, alam ko eh. Sabi ni My Gameplays, alam ko na magiging laban, idol. May mawawalan ng hangin. Kaagad, 2 rounds lang yan laban. At tingin ko, 1 round lang yan. Maximum 2 rounds, pero 1 round lang yan. Okay, oh, mga kabakal, oh. Pasok, pasok. Nasaan na yung mga may ingay na gustong magkomento? Mga maraming pinaglalaban. Pasok kayo. Sabihin nyo ang inyong opinion. Nagustuhan nyo ba ang hype o hindi? Sabi ni Kaspartan, pasikat kasi si Bullet. Gaya-gaya kay Mamot. Walang headgear. Okay lang kasi si Champ at professional. Bullet, first time. Ano bang galaw? Pasukin natin. May ano ah, mukhang si ano ta, Jodie Foster ata ito eh, yung nasa 1970, Jodie Foster. Ganda ng buhok eh, papasukin natin. Hello po! Coach, magandang gabi. Magandang gabi sa iyo, Louis Marcelo Official, Eudora. Kumusta? Ako, mag-o-opinion lang ako, Coach, dun sa nilabas nila, Boss Bullet. Yeah, okay, okay, sige, maingay. Sige. Okay, maingay, may interview ako, GMA to. So, sige, mag, gusto ko marinig ang opinion mo. Opinion ko sa para sa akin, okay. Okay yung, ito na gumalaw na si, ano, kumilos na si Boss Bullet. Yes. Para kay Map Sobrano. Kasi nararamdaman niya rin eh. Kumbaga, as brother sa Team Mandirigma, ginagawa niya yung part niya bilang, ano, bilang, yun nga, nauna sa team nila. At the same time, pinaparamdam niya yung pagiging kuya niya sa kapatid niyang may laban na dapat tulong na rin sa ano sa URCC as a fighter din siya ng URCC. Mm-hmm. Para sa akin maganda at malaking tulong 'yon. Kumbaga hindi lang yung fighter niya, yung kapatid niya ang ginising niya sa darating na wag kayo maingay, interview sa GMA to, wag kayo maingay. 'Yon na kumbaga coach ginising niya yung ano si Map Sobrano para yung dapat na gawin niya dito sa darating na laban or medyo kinakapos siya sa hype, ginagawa niya yung part niya, tinutulungan niya si Map Sobrano. Ano ba sinabi sinasabi ko? Yung hype na binigay ni Bullet, tinutulungan niya si Map. Oo, tinutulungan niya si Map Sobrano. Para sa akin, hindi lang si Map Sobrano ang ginising niya pati yung mga hindi na-hype na supporters ng Team Mandirigma na uy, supportahan nyo naman to, parang ganun. Yun lang, para sa akin ha, para sa akin coach, okay yung ginawa ni Boss Bullet. Para sa akin, okay. Tsaka, scripted man yan o hindi, ang laking tulong yan kay Map Sobrano. Yun lang coach, yun lang po. Oo, kasi yung sa akin yung nangyari sa akin. Yung sa akin nangyari, hindi scripted yung nangyari. Nabalita ko ba yung nangyari sa akin sa press con? Dinagukan ako. Boom! Yung ni, ano, ni Bad Boy ng Cebu. Tanda, napalad ba yun? Oo, coach. Hindi parang ano eh, magkakaso ka magkakaso ka or kasi nagpa-doktor ka, sumasakit yung batok mo. Oo. Diba? Kasi ang talagang nangyari doon, dinagukan niya ako, tapos nahilo ako, so minedic ako doon. Tapos ngayon, may kumausap sa akin, hindi ko nalang papangalanan. Sabi, ano coach, tutuloy mo pa ba to? Pero sa isip ko, putya yan, nasaktan na ako eh. Hype lang tayo, wala tayong sakitan. Sa isip ko, magsakitan tayo sa loob ng cage, ay ng ring. Na bad trip talaga ako noon, nawala ako sa mood. Tapos sabi sa akin, tuloy mo na to. Nandito ka na eh. Milyong-milyong tao na yung nanonood, tuloy mo na, pero tinuloy ko pa rin. Pero, kahit nasaktan ako, hindi ako nagtanim ng galit, naisip ko na nakatulong mag-hype. Nag-hype pa rin. Nakakaawa ka ng coach? Oo. Nakakaawa.
Nawala yung... Actually, ang angas-angas ko nun, pa-vape pa ako nun, nag-video pa si Pau Podcast, eh. Sabi ni Pau Podcast, ngayon nyo, ito si Captain Barbell, oh, relax na relax, pa-vape lang. Si Bad Boy, pa ganun-ganun na si Bad Boy. Binatukan ka dito sa ano, sinuntok ka sa batok, delikado yun, coach. Hindi mo, suntok yun eh. Ah, suntok ba? Hype talaga yun. Pero, the show must go on. The show must go on. Kaya kahit masama na yung pakiramdam ko, wala na ako sa mood. Nakipag-trustoka na rin ako dun sa ano, sa press code. Pero yun yung ano, hype talaga. Hindi mo pa ako subscribers nun, coach eh. Hindi mo pa ako subscriber nun eh, yung time na yun. Yung first impression ko sa iyo, sabi ng ano, sabi ng asawa ko, ang cute na, ang cute ng boses na. Ang cute ng boses mo. Ano yung anak ito? Ang laking tao mo daw, ang laking tao mo daw, tapos ano, ganun yung boses. Oo nga eh, kaya pagkakamal lang tayong tomboy eh. Itong boses natin Pero yun nga, naging subscriber mo mukha, talagang ano ka lang, decente ka lang talagang tao. Yung ganun na kaya ganun yung ano mo, yung pananalita mo. Yan lang coach, para sa akin ha, agree ako dun sa ginawa ni Boss Bullet na kumbaga ginising niya yung natutulog na hype sa real talk. Parang ganun. Sige coach, thank you. Maraming salamat. Louis Marcelo Official. Salamat po. Alright, so papasukin naman natin Katsaito TV, aka. Hello sir, Aquaman ng Pampanga ba yan? Yes, Pangasinan sir, Pangasinan. Ah, Pangasinan. Kumusta sir? Anong ngayong opinion? Ah, bale sa akin eh, tama naman yung ginawa ni Bullet. Although na-shock lang talaga si Coach G Boti doon. Siyempre, walang inform kasi si hype nga yun. Part kasi ng, kanya, ng marketing. Siyempre, hindi mo mabibenta yung laban kung wala namang hype talaga. Eh, sinong bibili ng ticket dyan? Di ba? Eh, ang target natin dyan, kaya nga may laban, is para ma-promote yung laban, magkaroon ng sales. Yes. Business yan. Dapat maintindihan ni Map yan. Hindi pwedeng masyado kang kampante tapos magsasahod ka, bigla kang ayaw sa laban. Anong klase? Hindi pwede yun. Tama. Hindi ako nagsabi yan ha. Baka mamaya mga supporter nila sabihin ako nagsabi. Hindi ako nagsabi yan. Sige sir, Pero siyempre, ganun ang nakikita ng mga tao. Eh siyempre parang pinapakita niyang wala siyang puso eh, parang masyado siyang mahinang malamya yung kanyang pag-vlog. Isama niya sa vlog niya yung talagang matinding hype, yung matinding kuan, kumpiyansa din sa sarili. Yung talagang pakita niyang kayang talunin si Mainit. Hindi yung parang tatanggapin niyang talo na siya. Tama yan, normal lang yan, lalo na yung pressure. Normal lang din yung pressure. Ang mali lang ni Bullet doon, siyempre medyo napasobra yata ng kaunti, pero ganun talaga. Baka mas malala pa nga doon pagka nasa cage na eh. Kasi bernacle yun, nakaglabas pa sila. Naka-headgear pa siya, si Map. Tsaka kung hindi ginawa ni Bullet yun, walang hype ngayon, walang pag-uusapan ngayon, di ba? Oo, kasi part talaga ng marketing yan. Hindi talaga nila mabibenta yan kahit anong gawin nila pag walang hype. Pag walang mga ganong mga drama. Although kahit sabihin nating totoo, totohanan, hindi naman talaga drama, pero talagang part yun. Kahit nga si McGregor, pagkaya nga siya sumikat dahil sa ganyan eh. Tama. Tsaka isipin mo sir, diba? So nangyari to, maraming mga reactionist ngayon ang gagawa ng reaction video. So yung makapanood na subscriber nila, may intriga, sino tong si Map? Sino tong si Boss Bullet? So search ngayon nila yan sa YouTube. Mapupuntahan niya yung channel nila, may intriga. So ngayon, maaaring maging subscriber pa nila or followers nila, diba? Makakadagdag sa YouTube channel nila at the same time, mapopromote pa yung kanilang laban. Siyempre, pag-uusapan yan, magiging trending yan eh. Kulang pa nga yun eh, dapat araw-araw nga ganun eh. May ganung drama eh. Okay, sobrang ano, solid mga sinabi mo sir. Taga saan ka sir? Dito po sir, sa Pangasinan. Ah, Pangasinan din. Opo. Maraming salamat, sir. Ngayon ka lang ba pumasok sa live natin? Actually, sir, pumasok na ako nung kailan ba yun? Nung kay Billy Jack. Para mukhang familiar ka nga, sir, eh. Hmm. Yun, sir. Meron ka ba gusto yung shoutout bago tayo magpaalam, sir?
Wala naman sir, bali shout out ko na lang yung lahat ng mga tropa natin dito sa Pangasinan. Maraming salamat sir. Siya salamat din sa'yo kabakal. Salamat po. Alright, salamat. Salamat po. Okay, so mga gusto pumasok, meron dito kaso nakasara yung ano eh. Nakasara yung camera eh. Bongski. Tapos Damsa, si Damsa ba to? Okay, papasukin natin si Damsa. Damsa, ikaw ba yan? Hello. Hello, balita. Oh, wala, okay lang. Yung pinagulat ako dun sa ano, sa lumabas na video. Hindi ikaw si Damsa. Sino ka? Si Damsoy. Damsoy, open ang cam. Para ano? Para mas mataas yung ano natin. Yung ating... Sige. Ito na. Sabi ko, open yung cam. Pinatay, hindi lang pinatay yung cam, nag-disconnect pa. Okay. Bukas ang cam, ikaw. Bongski, bukas ang cam. Hello, Bongski Vloggers TV. Hello, coach. Okay, open tayo ng cam para makita tayo, para mas maraming manood sa atin. Huwag, coach. Nagiinom ako eh. Okay lang yan. Mas gusto ng mga tao yan. May hype yan. Nagiinuman. Habang nag-interview. Sige na, sir. Alam mo naman eh. Kailangan natin. Hiya ko, coach. Sige lang, coach. yun lang. Pabatiin lang sa kasamahan ko dito. Birthday sige, na. Sir. Anong opinion mo? Anong opinion mo muna, sir? Sa ginawa ni Bullet? Ito ba okay o hindi? Parang okay yun, coach. okay yun. Para sa akin kasi may hype eh. Tama. Oo. Itong si Map walang... Ano meron kay Map? Itong si Map walang kahit hype. Patay tayo dyan. Wala ako kinalaman dyan ha. Hindi ako nagsabi niyan. Sige lang, coach. Sige, coach. Pabati na lang sa ano ko, kasamahan ko dito. Anong pangalan? Tibong. Shout out sa'yo, Tibong. Sabi ni Bongski, Vloggers TV. Thank you, coach. Okay, maraming salamat, sir. Bye-bye. Bye. Yun. So, meron talaga mga may... nag-quit eh. Sabi ko, bukas ang cam. Sabi niya, oh, teka. Hindi nag-face reveal eh. Pinatay eh. Sabi ko lang, ayaw ko magbukas ng cam eh. Iaalis na lang ako ng live. Okay, ito yung ating link sa mga gusto pumasok. Okay? Bigay niyo yung inyong opinion. Kayo ba'y agree sa ginawa ni Bullet na hype o hindi? Ito ba'y toxic o hindi? Agree daw si Dante Madara kay Kat Saito. Oo nga, di ba? Sabi hala, ito na, tapos biglang alis. Huwag kayo mahiya. Normal lang yan. May lahat tayo ay may kanya-kanyang kagwapuhan at kapangitan. Normal lang yan. Gawa natin ang reaction niyan. Sige, ano? Wala pa pasok. Pag wala pa pasok, gawa natin ang reaction niyan. Sabi ni Romel, bugbog nga si Bullet kay Map. Hindi masyado nasuntok si Bullet. Tapos tsaka, noon nakailang suntok lang si Bullet, tapos iiyak tong si Map. O nga, no, diba? Kung isipin mo, parang ang daming ang suntok na nagawa niya ni Map kay Bullet eh. Alright. So, gawa mo natin ang reaksyon ni Badong and the Mammoth. Video ni Badong. Nagkita na raw eh. Okay. So, gawa tayo ng reaksyon mga kabakal kasi mukhang batina. Itong si, kung ang nangyari mga kabakal kay Bullet at Map ay hindi nagkaunawaan at nagkaroon ng tampuhan, ngayon naman ay nagkaroon ng batian itong si Mr. Mainit at si Mammot. So ngayon gagawa tayo ng reaksyon. Ito po ang clip.
ng video. Si Mabot at kasama si Batao. Hey yo, what's up sa lahat? Hey yo, what's up YouTube? What's up everyone? What's up mga badong mga mamot? Wala na intro. Andito ko sa ating polo ngayon. Pikon si Mamot, inis si Mamot. Naiinis si Mamot at naaasar. Dahil sa ginawa ni Mainit. Galit pa akong Parañaque. Malita ko nandito si Mainit. Nandito daw si Mainit ngayon. Sa ground ng pound sa gym. Nagtsatsangas ko sa badong. Galit pa akong Parañaque. Andito daw si Mainit ngayon sa gym. Nagchat daw sa kanya kanina. Kasi mag-iinsayo sa Mainit. Kahapon din nag-iinsayo. Ngayon siya mag-iinsayo. Ano tingin mo? Ano tingin nyo? May galit si Mainit o wala? Bakit siya mag-iinsayo na hindi ko alam? Bakit si Kusbadong pa nagsabi na mag-iinsayo si Mr. Mainit? Okay. So kasi nga nangyari kahapon, nagalit itong si Mamot dahil hindi sumipot itong si Mr. Mainit. So syempre, nag-effort itong si Mamot na pumunta ng ground and pound para i-train si Mainit. So bumiyahi siya, nag-drive, gasolina, nag-effort, tapos wala si Mainit. So nabadrip nga itong si Mamot. Kaya ngayon, nababadrip pa rin dahil hindi raw nag-message kay Mamot kung hindi kay Coach Badong. Si Mainit hindi nag-chat sa akin. Bakit walang timbre sa akin? Si Kusbadong pa nagsabi na nandito si Mainit. Pero si Mainit, walang chat, walang pasensya. Alam niya pumunta ako kahapon sa gym, pero wala siya. Tapos balita ako nandito sa gym ngayon. Ano tingin niyo? May galit pa rin o wala? Tingin ko may galit pa rin. Bakit hindi niyo ako sinabihan kahapon? Si Kusbadong pa nagsabi sa akin, nagtimbre na si Mainit na mag-iisayo ngayon. Nakatakot lang. Tingnan natin. Titignan ko Mainit kung anong dahilan mo. Titignan ko anong dahilan mo. Check natin. Sup? Ito na siya. Sup? Good bro. Sup bro? Sup? You good? Good man. Good. Huh? Good. Oh. Masa ulit na naman tayo eh. Malamig, malamig. Malamig sa isa. Nakita mo, di ba? Kita nyo. Baliwala na sa kanya. Dinan mo, baliwala na sa kanya. Kahapon nandito ako, pero siya, wala kahapon. Tol, may galit na wala. Wala kang galit? Ano ni Master kanina bro, nag-ano ako? Na? Nilalakad ko yung, ano na, lisensya. Gab license, nag-ano siya ng gab? Under MMA. O bakit di mo sinabi sa akin kahapon? O nag-chat kanina sa akin, sana nandito ka. Bakit ikos ba doon ka pa nag-chat? Gusto ko lang malaman kung may galit ka talaga o wala. Wala. Legit, ito. Hindi pa nasasabi sa mga kaliyaban mo. Sa mga yung pakaramdaman ko, bro. Galing sa... Sumama sa akin o saan? Hindi. Ginawa ko na yung video ko para sa'yo. Legit na galing na sa nararamdaman ko yun. Tapos na yun. Sipon-sipon na ko bro kasi tuloy-tuloy training sa Tagaytay nga. Actually, yun nga, sinabi niya, di ba gumawa tayo ng reaction video dito na kaya nga hindi nakapunta. Itong si Mr. Mainit ay dahil sumama yung pakiramdam niya. Yun nga lang, hindi niya nasabihan itong si Mamon. Pero legit yun. Yun lang yun. Sinabi ko yung master, parang 2 days ago, yun yung mga problema ko na nararamdaman na sobrang yung training ko doon. Tapos meron pang last minute na yung lisensya. So buhol-buhol. Kasi ngayon, galing ako doon sa mga hospital para makompleto ko yung mga ano, yung mga requirements. Babalik pa ako mamaya para sa CT scan. So ngayon ko lang na-explain kay Master. Na gano'n. 2 days ako nag-inis. Ngayon, sabi ko kay Master, parang hindi mo wala yung training ko. Punta mo, okay? Pamitis lang ako. Parang hindi mo wala. Pawis. Kasi kahapon sinabi ko sa kanya na yung pumunta si Mainit, yung Parañaque type. Oo. Oh. Karating na. Karating ko lang galing yung Parañaque kasi chat nga ako na karating na daw. Oh. Sabi ko, bakit wala siyang chat sa akin? Bakit sa'yo nag-chat? Kahit yung mangingin ng pasensya, wala. Di ba? Kasi andito ako kahapon para sparring tayo.
tutulong ka namin para sisaya mo. Eh wala. Ay, kikos ba itong kanag-chat sa kanya? Kasi pasensya na, master, kasi sobrang pritong-prito na ako sa sinasabi. Sabi ko nga sa kanya, eh, sabi na po sa... Ay, natin na bigla ako. Ako, kasi sabi mo ako... Sabi ko na lang, kung mga 12 days, 12 days or 13 days. Hindi, yung laban mo. Laban niya? Laban niya, mga ganun. No? Next Thursday na. Next Thursday na. Next week na, next week. Oh, hindi na pala po yung hard sparring to. Hindi na. Medyo light sparring na pala. Medyo 50% sparring. Oh, hindi na pwedeng i-train mga kabakal. Hindi na pwedeng i-spar ng heavy spar itong si Mr. Mainit. Kasi, delikado na. So, maaaring yun din yung siguro. Yun lang. Kasi mga kabakal, hindi mo na pwedeng i-spar ng heavy itong si Mr. Mainit kasi malapit na yung laban. Yun lang yung problema ngayon kay Map Soberano at kay Bullet. Kasi mukhang heavy yata yung training ni Bullet kay Map Soberano. Eh, malapit na yung laban. So, bawal ta itong si Map dahil kay Bullet. Totoo ba yan? Nag-aaral-aaral na lang. Mga vlog to eh. Mga... Hindi, totoo. Kaya binablog namin to kasi para malaman nila, tiyatanong ko sa kaila, tsaka gusto ko tiyatanong din sa'yo, kung may galit pa si Mr. Mainit sa akin, kung may tampo pa o okay na kami, yun ang gusto ko malaman nila. Kasi ayoko magtako sa mga badong indamamot na, puta, ayoko magsinungaling sa kanila na may galit ka pa o wala na. Yun, alam mo yung legit to. Legit, wala. Happy shit to. Sabi ko, pasensya na. Mahal ka ni Mamot, mahal ka. Ayoko lang binibibig ka sa kids. Kasi sa laban niya ni Ma'am Soberano, hindi ka pwede dumedi doon. Sa sutukan ng daddy mo doon. Yun ang ibig ko sabihin. Doon nakakilalaban yung sutukan, basagat talaga ng mukha. Wala na masisaya yun eh. May masama loob sa'yo. Sino? Si Coach Badong, namumuli-ubi na. Saan? Papapakain sa'yo. Oh! Ngayon, baliktawan ako kasi okay na kami mismo minute. Wala na surprise. Katulad yung sinabi ko sa inyo, wala na surprise, wala na hard sparring, wala na. Idol, pwede pang surprise. Ano? Sa Pasko. Oo, oh, yung regalo to ah! Okay na. Kasi sir, pagkaganon, nag-message ka kahapon. Mismo, may paalam mo sa amin. Hindi ka man lang nag-message. Alam ko, inaalam ko sa'yo yung nararamdaman ko eh. Oo, sinabi ko sa kanya, masama. Alright, so kahit pa paano mga kabakal, okay na. Okay na ang tampuhan nitong dalawang, si Mr. Mainit at saka si Mamat. Di ba? So may video doon na nilabas. Ngayon ba? Maybe si Coach G. Bote? Meron ba? So gawa na natin ang reaction niyan mamaya. Oo, tapos na. Tsakayaan natin. I-cut natin para i-upload natin mamaya. Alright, mga kabakal. So, yun. Ako si Mamot at kasama si Badong. Badong. Paano ba sinabi ni Mamot? Hey, what's up, YouTube? Ako si Mamot. ganun eh. So, mga kabakal, tayo gagawa ng reaksyon at i-cut natin ng video para mapanood din ng mga tao yung ating reaksyon doon sa sparring nila ni Map Soberano, yung reaksyon ni Bullet at yung reaksyon ni Map Soberano. So sobrang nag-enjoy ako dito. Maraming salamat sa inyo mga kabakal. So alam niyo na. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat.